Saka mali pa yung hapon kay inyong tanan. Tama ba yung sinabi ko? Welcome to the University of the Philippines, Cebu. It's an honor and privilege to be with you all in today's presidential debate. An event organized by COMELEC in partnership with TV5 and the Philippine Star and hosted by the UP System's constituent unit in Cebu, the province with the highest number of votes in the country. It could be said that our gathering today is a sacred ritual of our democracy, a ritual that has now been revived for the 2016 elections after a hiatus of close to a quarter of a century. The last COMELEC sanction debate was during the run-up to the 1992 presidential elections. The holding of debates like what we have today should be an essential feature of our electoral process. By seeing and listening how the candidates respond to questions and issues, we, the voters, will be able to gauge for ourselves the true strengths and capabilities of these candidates. Thus, we can make our choice based on substantive assessment of the candidates and not merely on sheer influence of personality, projection, and name recall. The University of the Philippines is pleased to host the presidential debate in the Visayas. The UP community is one with the nation in wanting to know more about the presidential candidates, more than what we have already read and heard about them. Through the debate today, we hope to know how sharp they are in thinking on their feet, how tough they are in coping with challenges and pressure, how sincere they are in making commitments, how credible they are in expressing their vision for the country, and how convincing they are in their exercise of leadership. Hopefully, after witnessing their live performance, we as voters could decide who among the candidates we are prepared to vote for, and of course subsequently follow and support as the leader of our nation. The commitment to a stronger democracy this 2016 through an empowered voting populace is something that UP shares and upholds. Through our very own UP Sahalalan 2016 project, we spearhead voters' education through an informed analysis of issues and platforms to ensure that the most deserving candidates are chosen to lead our country when the ballot are cast in May this year. At this point, I would like to take the opportunity to draw the attention of our presidential candidates to the UP Think Paper on Knowledge-Based Development and Governance, which we prepared specifically for the presidential candidates. In this paper, we urge the future president to invest the development of high-level human and knowledge capital for our country. We need this investment to promote research and development in universities as well as in industries in order to produce innovations that will spur manufacturing industries, create stable jobs, and enable our country to achieve and sustain inclusive growth and development. In closing, on behalf of the UP community, I thank the presidential candidates for participating in this democratic exercise. I also thank the media for assuming the role of organizing this kind of exercise, this series of debates, and for ensuring that timely, accurate, and relevant information reaches millions of Filipino voters across the nation and the world. I wish you all an enlightening session and perhaps even an entertaining one. Thank you. Now we'd like to hear from our other host, the one who's hosting this on broadcast television, national television,
The president of TV5 Incorporated, Mr. Noel Lorenzana. COMELEC Chairman Andres Bautista, Cebu Governor Hilario Perez David III, Vice Governor Agnes Magpale, Cebu Mayor Michael Rama, UP President Alfredo Pascual, UP Cebu Dean Lisa Coro, all the distinguished guests today, friends, colleagues. In behalf of our Chairman, Mr. Manny Pangilinan, the Board of Directors, the management of MediaQuest, TV5, Philippine Star, Business World, and Signal TV, we would like to express our gratitude for giving us a chance to host the second segment of the PILIPINAS debate, presidential debate, in this great city of Cebu, and this great educational institution, University of the Philippines, which I was once a part of. Not too long ago. It is the objective of our election coverage in TV5 to provide the widest, deepest, multi-platform and multi-screen and most timely information to the public in such a way that they are informed, educated, and able to discern who is best to serve as our next Philippine president. And we commit to do this till the end of our coverage of the elections. And today's debate is all about a critical part of that advocacy. In behalf of the team who is here with me today, we wish the candidates the very best of luck, and may the best candidate win. Mabuhay ang mabubotong Pilipino, at mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. Sandali na lang po ang ating paghihintay at debate na. First of all, we would really like to apologize to all of you. There has been some miscommunication regarding the debate rules today. We take full responsibility as host network for this miscommunication. We would really like to deeply apologize to the candidates, to the teams of the candidates, to you, the live audience, as well as to the millions of viewers who are now awaiting the start of this debate. We are still trying to currently resolve this miscommunication issue, and we shall start as soon as a resolution is reached, which we hope to be very, very soon now. Thank you very much. Do we know what is the miscommunication? Because this is not acceptable. We are not at liberty right now to reveal the source of the miscommunication. We shall, at the proper forum, sir, with all due respect, we shall communicate. We're off air, po. Sure, sige po. Paliw naman kayo, si Senator Coco ay aking mentor at seatmate sa Senado, pero siya naman ay supporter ni Mayor Duterte, kaya pareho niya kami pinangangalagaan. I can wait until 1 o'clock. Hello, Miss Anne. You look very good today. Nagdadasal ka? Oo. Kailangan, kung kayo mga katapat ko, dapat magdasal talaga ng nobina. Pagdasal mo yung dalawang gago. Anong pala tawag mo niya? Hindi na po tatabla sa dalawang yun. Bakit mo naman inaway? Bakit mo naman inaway?
Wala akong inaaway. Hindi ba magkasama kayo sa isang kwarto? Ano nangyari? Wala. Sinabihan ako gustong palitan ng rules, pero... Kaya nagantay lang kami nasabihan kung tuloy o hindi. Pero magkasama kayo sa isang holding room? No. Ay, hindi pala. Eh, bakit kami magkasama? Okay naman kami. Silang dalawa, kami ni Grace dito sa isang kwarto. Kasi, bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede na ba? Nagtataka din ako. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasokin si Duterte dyan. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Pero... Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. Ako na yun. In fairness, Mayor, okay yung ating pagsasamahan kanina. We stick to issues. We stick to issues. Walang nakasulat, ha? Walang kodigo. Ano bang materials gusto niya dalhin? Mayor, sabihin mo yung prepared kang dalhin, ano nga? Sabi sa the rules of the game is that you cannot... Ngayon, if you allow this guy to have his dossiers, I will order for the dictionary to come here. I would like to make a clarification on TV5. So if we're starting late, we're not, are we still going to do the 2 full hours? I think it's confusing. 3 hours. It's 3 hours. Six, seven, eight, nine. 3 hours. Masama pa naman ang tiyan ko. Tatlong beses na ako bumalik doon. So if I feel like doing it again, you have to wait also. Yeah. You waited for these guys, but you not wait for us. I think that's acceptable and reasonable, Mayor. Hindi, Grace, magkanta na lang tayo. Gusto ba? Sige, duet. Ikaw. Anong kanta? Ikaw. Bakit ngayon ka lang? Ayun pala yung panel natin eh. Kayo pala dyan eh. Nandito pala si Senator Gringo rin. Hello. Ayan. Ray. Para mga ano ito ka? Senator. Ah, okay. Hindi pa naman... Yan ba yung campaign outfit nyo? Sinabihan kami, according to the rules, mag-campaign outfit eh. Bakit? Puti naman to eh. Pero dahil nakadami. Pwede pa rin. Pero ito hindi campaign outfit to ni Mayor. For sure. Huwag ka lang magalit, ha? Hindi pa. Pangluto yan eh. Ano? Pangluto? Ano yun? Ha? Huwag mo lang. Mabuti na lang kung hindi ko alam kung ano yun. Pwede rin pang nurse. Ah, ano. Diba? Pang nurse. Actually, I'd like to describe you. Walang ano to, ha? Kami, ano lang, Venets of Life. Ikaw talaga pristine ang labas. Kasi ikaw, totoo, naka-white ka. Kasi nakaputi. Pero kayo naman, nakaputi kayo yun. Off-white. Tangina, binirili ko ito dyan sa ano. Ready-made. Ito, oh. Binili ko sa... Kanina pa naman ako dito sa Cebu. Alauna. Ano na? Pwede ba tayong umupo? Ang liit pala nito. Maybe you'd acknowledge the presence of Governor Davide. Ay. Afternoon, sir. Sir. Vice Governor Agnes Magpale. Yes, Vice. Congressman Luigi Kisumbing. Congressman Advincula. Mayor Tommy Osmeña. Mike, Attorney Mike Toledo. Mr. Lourdes de Vera. Yes,
Secretary Ace Durano. Wala ako nakilala dito. Ito. Ah, ikaw. Si Mike Tulete. Actually, I'm not, I apologize, but hindi ko talaga kayo nakita agad. Hindi, may ano na rin Senator ako. Pimentel, Coco over there. I do not have the good odds. Lizard ako. Ito. Alam especially niyo, with the lights dito, nagbabounce eh. Tita Annabel, nandito rin. I wonder who you're cheering for. Secret ba? Secret. Mr. Nick Dow? Bukag talo na ako dito sa butuhan. Hindi, ganito na lang. Yung hindi natawag dito ng dalawa, dito na kayo sa akin. Bilangan ng mga fans, patay ako. All of you guys who are not mentioned, side with me. We have to start now in mentioning all of them. naghahanap lang ako ng maganda. Okay na sa akin. Masyado ano talaga ay ang eyesight ko is affected by I'm 70 years old bago lang ako nagpa-laser uli back job last time was when I was si congressman totoo kaya mo pula It is said that the greatest fear is fear itself. So what do you think is happening? Fear? There's somebody there who's fearful. Sir, para lang maka-entertain at makabawas sa supporters nyo. Mr. Pascual is also okay, here. Sino pa ba yung mga kaibigan natin? Mr. Bolmonte? Isali mo na rin ako. Sige, kasi magkasama na kami dito. Kaibigan ko si Art. Sino pa ba? Oh, si Governor El Rey. Ito, kakampi mo to. Lito Banayo. Ako na lang ang titingin para sa inyo, Mayor. Alam mo, Grace, you started to practice here. Kasi yung hindi ninyo natatawag ngayong acknowledge yung presence, wala na sa iyo yan. It's okay. Pag-ibigay lang galang naman ito. Mr. Wallace, wala na tayo mapag-usapan. May joke ba kayo? Kaya nga. Umusap, may patindig-tindig kami dito na. Ano bang joke natin, sir? Kumanta na lang tayo. Sabi ninyo kanina. Nung sabi ko sa airport, gusto mo ikwento ko? Wag na lang. Sige po, kayo naman yung may experience doon. Baka magwala itong buwang ito. Pulot na ng basura. Pakpak ng pakpak yun dyan.
we won't mind if you guys would clap again for the three of us. Okay. Ikaw, Mar, I suggest punta tayong tatlo doon. Ano, no? Diyan, puntahan natin. Galing-galing ka man doon. Tanongin natin. Kausapin natin. Ay, totoo. Ano ba? Is it or is it not? We've been here for what? Wala, hindi ko alam. Sinabihin lang ako na mag-antay, natatawagin ako. Yeah, we'll tell you the truth. Pero nung nadinig ko nandito na kayo, ba, naunahan ako ng dalawa. Lumabas na rin ako. Baka mahuli ka, ha? Sabihin na natin, Mayor, bakit? Ano yun? Gusto mo bubugin natin? Ha? Ikaw, tara. Tara na. Baka may hihid yung ano? Siguro sa TV5, tapusin na lang tayo ito. Meron bang floor? Who's the floor director? Floor director. Sino bang? Si Luce. Church. Yeah. Sino floor director? Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Ah, sige. Okay. Excuse me. Sir, kayo. Toilet break? Come back. Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Pagka ganun, na-nervous ba niyan? And I would like to issue an apology on behalf of TV5. There has been serious miscommunication, the miscommunication being that the COMELEC rules had initially stated at the outset, that there should be no notes or documents to be brought by the candidates during the debate. And so this was a standing rule that was not communicated to me. And about 4 or 5 days before this debate today, Congressman Toby called me up to ask whether the VP could bring notes. And in my earnest desire to make sure that all the candidates would be present, and not thinking that there was such a rule, I did say, I think so, of course. After which I had asked whether there was any rule on that, and I was not told that there was a rule. But now Chairman Andy Bautista has said that this was a rule from the get-go. Because of this, all the other candidates, particularly Secretary Marr, has expressed his very strong protest against the violation of this rule. The VP, of course, has said that he has already prepared based on my statement that it would be allowed. That was the reason for the impasse. Now, the VP has stepped forward with his notes, and I'm just going to have to turn over the mic to Governor John Vicrimulya. He will be the one to explain the VP side. May I have a mic here, please? Just to clarify things, we had in the last 2 weeks asked permission and clarified the matter with Ms. Lucci if notes were allowed. And she did confirm that notes were allowed. So the VP had practiced in the last 2 weeks under the assumption and under the diligence of the team to clarify with her, and she did say it was allowed. And 15 minutes before the start of the debate, we had been informed that it is not allowed. So that leaves us in a pickle here on what to do. As much as everybody wants a debate to pursue, we feel that it is prejudicial against the Vice President for having been informed of what he can do and at the last minute said that he cannot do the same. So I hope you understand it's not meant against anyone in particular, but it is only meant in the interest of fairness that we accept that. Thank you.
With all humility and with all due respect, I will now have to ask for an apology from all of the candidates. But at this point, we're just going to have to move on with the debates. But I will have to ask for the permission of the three other candidates if they will allow the VP to carry his notes through the debate. Secretary Mar. Okay. Senator Poe. Yes, go ahead, Secretary. I think let me speak. No? Let me speak. May we hear the secretary, please? We are here as your guests. Yes. Inibita po ninyo kami rito. Sinabihan nyo kami, ito ang mga patakaran. Itong mga patakaran na ito ay sinangayunan. Hindi lang na sinangayunan, ito ay nagmula sa COMELEC mismo. Nagmula ito sa Cagayan de Oro 1 month ago. 3-4 na meeting ang naganap sa pagitan ng lahat ng mga representatives ng mga kandidato. At no time, in fact, not only at no time was it said na magbabago ang rules, inulit doon na no notes ang pag-uusap. I think that the COMELEC will confirm that. No? Is that, can we get a definitive statement from Chairman Bautista? What are the rules? This is being held under the auspices of the COMELEC. Alam mo, hindi ito yung kodigo o hindi. Ang issue dito, are we a rules-based society or not? May patakaran ba tayo o hindi? Ayun lang yun eh. Di ba? Excuse me. I have the mic, sir. Excuse me. Kaya para sa akin, sundin lang natin kung ano ang patakaran ng COMELEC ng proseso nitong mga debate na ito. That's my 2 cents worth. Salamat po, Secretary Mar. Senator Poe, may we hear it from you? About to say, Luigi. Oh. I'm sorry. Sige, Marem. Ladies, sir, go ahead because he spoke about you. I think he can rebut. Yes, about okay. The reaction to the notes. Alam mo, firstly, yung auspices, it is as if ito is controlled only by COMELEC. Hindi ho ito eh. This is a joint venture. Kaya ho ito, makaka-decision ho pareho. Hindi ho ang COMELEC lang ang magmamando. At gusto ko lang malaman, ano ba ho ang diferensya? Sila ho naghanda ng walang notes. Ako, dahil sa hindi naniniwala naman kami na pwede, Biyernes pa ho ako nandito. Nagmedal ho ako mga dokumento na gusto ko hong ipakita. Magiging mas maganda ang pagpapaliwanag ko kung meron akong dokumento. Ano ba ho ang diferensya? Ito, yan ang sinasabi ko eh. It was supposed to be, kayo, hindi ho kayo magpapakita ng partiality. Kaya nga ho, pinakiusap nga ho namin na yun pong palakpakan at ano. Pero patapusin nyo lang ako ha. Ano ba ang diferensya? Ay, pagpatuloy natin to. Sila naghanda ng walang notes. Ako naghanda ng may notes. Pwede naman tayo magtuloy. Ang importante lamang ho nito, sumunod kami dun sa time requirement. Kailangan magpresenta ka in 2 minutes. Kailangan sumagot ka in 1 minute and 30 seconds. Yun lang naman ang issue dito. Bakit ba ho imbawal ang notes? Hindi naman ho bawal in the first place. Senator Poe, you were going to say something. Secretary, may I just... Pwede pong sumagot, no? Unang-una po, Mayor Duterte, in the first place, bawal ang notes. Yun ang patakaran ng COMELEC. Pangalawa, ang ating halalan ay hindi under the auspices ng TVP5. With due respect to TV5, it is under the auspices of the COMELEC. Ginaganap lahat ito under the auspices of the COMELEC. Kaya ang COMELEC po, ang siyang sumusubaybay at siyang dapat na umiral dito yung rules nila. Kasi kung hindi, kanya-kanyang rules na lang ito eh. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umuusad bilang isang bansa. Kanya-kanyang rules, kanya-kanyang interpretasyon. Mahalaga rito na sundin natin ang rules. Ngayon po, Ginong Vice President, sabi po ninyo may mga dokumento kayong gustong ipakita. Kung alam ko naman pala na pwede ako magpakita ng dokumento rito, dinala ko sana yung COA report. Diba?
Natatakot ka at ipakita ko yung dokumento hindi, na wala, ikaw may si Bitangkol, tinuturo ka rin. Wala akong takot. Meron din cover report sa kahit anong dokumento. we just really need to decide already because we need to go on air. We need to have moral courage here. What are the rules, Luchi? You but ano na moral courage dito? Come on. Let me just say something also, Luchi. Yes, thank you. You know, with due respect, Mr. Vice President, you'd be adducing before the crowd documents. I understand that. The problem is, it is your document. And if you confront us with the document, we're at a loss whether it's authentic or not. Yan ang ano ko ka. I am being now a lawyer. Okay. Pagka walang authenticity. Quiet, please, Senator Ko. For one, Ms. Lucci. Ang document ko, dokumento ko ito ng COA, ng AMLA, mga dokumento ko ito na public document na in that sense. Ako, I believe you. No doubt about it. But it's a matter of principle because you're the one who has the notes. The three of us has none. Pero ako, you want to go. Senator Po. Alam niyo, tama yung sinasabi ni Mayor Duterte at ni Secretary Mar. Ito yung ating rules para dito. Pero kaya tayo may debate para makilala tayong mga kandidato. Ang kinikilos ni Vice President ay magpapakilala sa kanyang uri ng pagkilala ng isang debate. So ganito rin siguro ang pagkilala rin niya ng ibang mga pagkakataong pamumuno sa ating bansa. Ang importante, tayo kung sino man ay tumaligsa sa anumang naging kasunduan natin. Payagan natin siya sapagkat kailangan malaman ng ating mga kababayan ang kanyang mga posisyon. Basta tayo, ako para sa akin, basta kami, ginawa namin ang nararapat, bigyan siya ng pagkakataon na maeksplika at ang taong bayan na ang huhusga. Mr. Chairman, I think it's incumbent upon you to state your position. I think we need to go on here. The rules are clear. From the beginning, the rule was you can have notes if you are at backstage. You can even consult with your advisors during breaks. But you cannot bring notes to the podium. Taong 1992 nang huling magdebate ang mga kandidato sa pagkapangulo. Sa Channel 5 po nangyari ang makasaysayang broadcast na yun. 24 na taong makalipas, muling magdedebate ang mga kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon ng taong 2016. At TV5 po muli ang maghahatid ng mga pangyayaring ito. Live mula dito sa Cebu, debate na! Dito po sa Cebu, ako po si Luchi Cruz Valdez at napapanood ninyo po tayo dito sa TV5, Action TV at naka-livestream din po tayo sa News 5 Everywhere at sa bilangpilipino.com.ph. At bago po tayo magpatuloy, narito po muna ang ating debate rules. May dalawa po tayong rounds sa gabing ito. Sa una pong round, bawat panelista po magtatanong sa iisang kandidato. Bibigyan po ng 2 minuto ang kandidato para sumagot. Pagkatapos ng kanyang sagot, maaaring mag-react ang iba pang kandidato, pero tigta 30 segundo lamang po ang reaksyon. Bilang moderator, sisikapin ko pong walang madedehado. Ang bawat kandidato po ay magkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon na matanong ng ating mga panelista sa iba't ibang mga issue. Sa ikalawang round naman po, mismong ang mga kandidato na ang magtatanong sa isa't isa. Nauna na pong nagbunutan ang mga kandidato,
kung sino ang magtatanong at kung sino ang kanilang tatanungin. Nagbunutan na rin po ang mga kandidato sa kani-kanilang pwesto sa entablado. Huwag na po natin patagalin pa bilang panimula. Tayo po ay tutungo na po kaagad sa ating round one. At ang una pong magtatanong dito po sa ating round one, ang atin pong panelista, isa pong senior correspondent at News 5 anchor, si Ginoong Ed Lingaw. Ang tanong ko po ay para kay Senadora Grace po. Bilang chairperson po ng komite na nagsulong ng Freedom of Information Bill o FOI doon sa Senado, ano po ang dahilan kung bakit namatay ang FOI sa administrasyon ni Pangulong Aquino? At kung titingnan po ninyo sa paligid ninyo, yung mga karibal ninyo sa pwesto, sa entablado ngayon, sino po sa tingin ninyo sa kanila ang haharang o susulong ng tunay na FOI? Kaya po hindi natuloy ang Freedom of Information ay hindi dahil sa amin sa Senado. Sapagkat 8 buwan pa lamang nung 16 na Kongreso, napasa na namin ito. At matibay po ang Freedom of Information na pinasa namin sa Senado. Kadibate po natin dyan si Senator Miriam, si Senator Enrile, at iba pang mga veterano sa Senado. Ngunit napasa natin to. Nagbibigay ito ng armas sa ating mga kababayan para mabusisi ang mga dokumento ng gobyerno para hindi na mangyari muli yung nangyari sa PIDAF. Ngayon, kaya hindi ito nakapasa sapagkat hindi po ito pumasa sa Kongreso rin. At nangyari yon sapagkat maski na sinasabi nila na ito'y prioridad ng administrasyon, hindi po natin nararamdaman na tunay nila itong itinutulak. Para sa akin, ayoko na lang sabihin kung sino dito ang haharang, pero sigurado ko na merong haharang sa mga kasama ko. Nice niyo po bang mag-react, Secretary Mar? Ako ba yung tinutukoy niyo? Sa kanya. Kabahagi po ako ng daang matuwid na koalisyon. Tama po yung sinabi ni Senadora Grace, pumasa ito sa Senado, pero hindi ito pumasa sa Kamara de Representante. May mga mabibigat na dahilan kung bakit tinutulan ito ng mga kongresista at yan ay pinagdebatehan sa floor ng Kamara. May iba't ibang versyon na inihain, subalit hindi ito naging matagumpay. Pag ako'y naging Pangulo, ipapasa ko isang matibay na FOI para malaman ng sambayanan kung ano ang nangyayari sa kanilang gobyerno. Nang wala pong right of reply, Secretary Mar, because natatandaan po namin sa isa pong forum ay nasabi nyo na dapat ay may kalakip na right of reply. Hindi po, Lucci. Ang sinabi ko sa forum doon ay nireport ko sa iyo na yan ang pagtutol ng mga miyembro ng Kamara de Representante. Pero hindi kayo po ako ang naghain po noon. Mayor Duterte, gusto niyo po bang mag-react tungkol yes, sa sagot ni Senator? A few days ago, I and Senator Cayetano signed a waiver over bank secrecy law. And you can pry into what ano po bang maipakita ko sa inyo? Freedom of Information actually is pera yan. Yung ninanakaw sa gobyerno kung saan napunta. VP Binay, ang inyong reaction? Alam mo ninyo, napakatagal na nakabinbin sa Kongreso itong FOI na ito. Ako ho, pagka naging Pangulo, sa lalong madaling panahon, mag-iisip po ako ng executive order, doon ko yung freedom of information. Senator po, nais niyo po bang sumagot? Well, maganda sana pakinggan yun, subalit mga walang galang na po, VP Binay. Marami po kami mga katanungan sa inyo na hindi naman din ninyo nasasagot sa Senado. Paano naman kami maniniwala na susuportahan ninyo ang tunay na freedom of information? Alam mo, Senadora, lagi ko kayong dapat magbibigay ng magtiwala po kayo. Ulitin ko po, ako, man of action ako eh. Kaya ho ako namahal sa Makati kasi lahat ng pinapangako ko nangyayari. Pangako ko po, sa lalong madaling panahon, pagkasumpa ko bilang Pangulo, palalabasin ko po ang Freedom of Information. Ms. Lucci, nasa kalidad po ng Freedom of Information. Pwede tayong magpasa ng Freedom of Information, pero malabnaw. Ang gusto ko ang version namin, sapagkat nakalagay doon, mismo, pati yung Statement of Assets and Liabilities ng mga barangay chairman. Importante po na lahat, mula sa ibaba hanggang itaas, ay may pananagutan sa ating bansa. Mayor? Alam mo ninyo, Lucci, kailangan mo itong freedom of information. Ito ho ang sagot sa graft and corruption. Transparency.
Huwag na ho natin dati mga diba-dibati pa o ano, FOI, Freedom of Information sa Executive Department, mai-implement ko po yan. Senator po, gusto niyo po ba so gusto po ba ninyo mag-sign ngayon ng bank waiver sa inyong mga accounts? Aba, ako nga ho eh, ito nga, isa sa dokumento kong dala-dala dito eh. Pinirmahan ko na ho ito. Yayakagin ko kayong tatlo na pirmahan natin ho, waiver ho yung AMLA na tayo ho ay imbestigahin. Tama. Para makita ko yung mga lifestyle at saka yung executive performance natin. Mayor Duterte. We signed a waiver to we waive our rights so that anybody can, I said, look into bank accounts. Kayo rin po. If I were the president, day one, I will ask everybody to cooperate. And I just, nandiyan na yung waiver mo, Vice President. Nandiyan na yung waiver mo. Oo. Oh. Nakakatakot na. Yun na nga, kaya gusto may dokumento ipipresente. Nakakatakot ka na kaya, pipirmahan ko dyan sa harap mo. Saglit lang. With all due respect po sa inyo, Mr. VP, the COMELEC has ruled and we would like to abide by the rules of the COMELEC that there will be no notes allowed during this debate. Mawalang galang na po. Ito. Ako po ay nag-umihingi ng paumanhin publicly sa kay Mr. Vice President kasi po kami po ang nagbigay pahintulot po sa kanila na magdala ng notes. Yan rin po ang dahilan kung bakit po naantala po ang pagsisimula nitong debating ito. Pero sa puntong ito po, Mr. Vice President, with all due respect, I have to tell you, we will abide by the COMELEC rules that there will be no notes during this debate. Luchi, hinihingi ni Mayor Duterte. Oh, with the permission of our... Ibigay ko lang sa kanya. Pinapakita lang daw po ang waiver. Palagay ko, sundin na lang natin ang COMELEC. Yan ang patakaran, di ba? Kung meron, kung ang bawat isa sa atin ay nais pumirma ng kahit anong waiver, matapos ito ay sa labas po, pwede natin ipakita kung anong waiver ang pipirmahan natin. Point well taken. Mr. VP, we will take you at your word right now or not. It's up to our audience, but we cannot allow the notes. Please... respectfully, it's not a note, it's a document. Even the document, sir, because the COMELEC rules do not allow for the documents. You know, when you say notes, something which you are reading. But after all, Mayor Duterte, you give it to me, I'll sign it. Ilalabas ko lang, sakit lang. Pinapahintulutan po ni Mayor Duterte na ipakita. I'd like to be very, very brutally frank to the Vice President. Sir, marami kang kaso sa COA pati sa Ombudsman. Hindi, public knowledge naman yan eh. At ako naman ay sinasabi ng una na this ay technical malversation. Ang tanong ko, and if you can produce even... May I have extension? Yes. Yung extension? Pirmahan namin yan, tapos kung may kaso ako, we will withdraw from the presidency, Derby. Maraming salamat po, Mayor Duterte. Sagot niyo po, Mr. Vivo. Alam mo, yung sinabi mo, Dikong, mag-withdraw sa presidency. Kasi, ang premise mo, yung may kasalanan, mag-withdraw. Hindi. Ako, kaso, wala pa tayong kasalanan. Hindi ako nagnakaw. Wala akong kwan. So, bakit ako mag-withdraw? Kung ikaw, sa konsyensya mo, may kasalanan ka, o di mag-withdraw ka. O hindi kaya dahil malaki na ang gastos mo. Maraming salamat po. Tayo po ay tutungo na po sa susunod na tanong. Ang susunod na katanungan ay mula kay Lord De Vera. Lord? Ang tanong ko po ay para kay Vice President Binay. Sir, kayo po ay pinasasampahan ng Ombudsman ng mga kasong kriminal. Ang inyong anak na si Junjun ay nasampahan na po. Kung tutuusin kasi pareho lang kayo po ng kaso, ang kaibahan nyo lang po, kayo po ay may immunity. Kung sakaling ma-convict po si Junjun Binay, kung kayo po ay pangulo na, ano po ang gagawin po ninyo, sir? Mabuti na banggit mo yung bahali ng convict, ano ha? Yun eh, hanggang ngayon, nandun pa lang sa stage ng bintang, Lords. Ha? Pagka na-convict, o di parusahan. Yun ang conviction eh. Kaya lang, yung bintang, hindi ho yun ang conviction. Kailangan no, para maging totoo. Alam mo, Lords, pag pala sinabi ka, Lords, ikaw ay corrupt.
bintang yon. Para masabing ikaw ay corrupt, kailangan may hatol ng hukuman na ikaw ay corrupt. Okay? So, ulitin ko sa iyo, ah, at ako naman ay abogado rin, sa Diyos at sa tao, walang kasalanan ng anak ko. Pero kung ano man ang desisyon, susundin natin. We must be a government with the rule of law. Meron po bang gustong mag-react sa naging sagot ni VP Binay sa kanyang katanungan? It's a sad story. I'm on words of tears. I will not answer. Ito na lang, Ms. Lucci, siguro ay ito. Rule of law. Pero meron din tayo mga rules ngayon na dapat ay sinunod. Siguro maganda sanang pahiwatig ang paggalang din sa batas at paggalang rin sa mga naging regulasyon ng pagdebate na ito. Bigyan na natin ng benefit of the doubt ang ating mayor. Siguro nga mali ang nasabi ninyo sa kanya. Pero para sa akin, importante na sana nakadalo siya sa Senado para mag-explica rin ng kanyang punto kung wala naman talagang tinatago. Alam mo, Madam Senator, pinag-uusapan natin ang rule of law, ha? Lagi mo sinasabi, ikaw, lagi mo sinasabi, ha? Ako. At mo na, wala pa naman ako, ano, ha? Lagi mo sinasabi na ikaw ay tunay na Pilipino. Oh. Paano ka magiging tunay na Pilipino ay sumumpa ka na maging Amerikano at yung mag-a-abjure ka, ikinahihiya mo ang pinanggalingan mo at meron ka bang... Paano mo nasabi na kinahihiya? Unang-una, ilang milyon ng ating mga kababayan ang nakatira sa ibang bansa. May batas tayo na RA 9225 na kinikilala ang ating mga kababayan na nakatira sa ibang bansa na muhay ng marangal pero hindi nawala ang pagmamahal sa bayan. Ang pagiging malayo sa bayan ay nakakapangulila pa nga. Sinasabi mo, ikaw number one na nagsasabi na pinoprotektahan mo mga OFW, tapos sasabihin mo ng isang nakatira sa ibang bansa, hindi na pwedeng bumalik dito para manilbihan? Madam Senator, hindi ho kayo OFW. Hindi ko sinasabi ako OFW, pero sinasabi ko na nirahan sa ibang bansa. Ngayon, ang mga Pilipino na nirahan sa ibang bansa, bumabalik dito para manilbihan. Hindi na ba sila pwede? Bakit tayo nagpasa ng isang ng batas na 9225 na sinasabi mo, rule of law? Hindi ba rule of law din yan? Alam niyo, Mayor Binay, hindi lang po sa kulay yan. Hindi, oh. Nasa pagmamahal. Nandito ka nga nakatira sa bansa, pero namulimbat ka naman ng pera. Kita mo, ikaw, sama-sama kayo eh, sa conspiracy. Sama-sama saan? Sa conspiracy to kami walang pera, wala kami makinarya. Ikaw may pera, basta ikaw may makinarya. Hindi ka tunay na Pilipino kasi ikinahiya mo, sinabi mo sa when you took your oath of allegiance for you to be naturalized as an American citizen, I abjure, kinahiya ko ang pinanggalingan ko. Mayor Binay, ikaw mismo ang nandito nung bumalik ako dahil namayapang aking tatay. Ang administrasyon ay laban sa amin, pero ako'y bumalik dito. Tinatayang higit 10 milyong mga Pilipino ang nakatira sa ibang bansa at marami doon ay may dual citizenship. Hindi nila kinahihiya ang kanilang bansa pero gusto nilang mabuhay ng marangal at hindi manatili dito na walang oportunidad. Kaya ako tumatakbo para magkaroon ng oportunidad at hindi manatili dito kahit walang oportunidad at magnakaw lamang. Ang issue ikaw ba ay tunay na Pilipino? Ikinahiya mo. Ladies and gentlemen, yung oath of allegiance, nandun ang I abjure. And what is the meaning of abjure? Ikinahiya ko ang lahat ng pinanggalingan ko. Ikinahiya ko yung pagka-Pilipino ko. Mayor, teka muna. Bakit sabihin mo sa akin? Bakit si Teddy? Hindi, ako muna. Alam mo, unang yusuto ka. Muna. Sir VP, 9225, ipinasa. I think nasagot na po ng sapat ang nasa panilbihan, mga kababayan. Nanatili ka nga sa bayan natin, pero ikaw naman ay nangulimbat at nagnakaw. Anong kaibahan nun? Malaki ang kaibahan. Naninahan ka sa ibang bansa, hindi lang yan OFW, Overseas Fighting Filipino Workers or Overseas Fighting Filipinos. Madam Senator, kung magbintang ka, parang ako'y nahatulan na. Ikaw ba'y sinabi ko nangungulimbat? Sinabi ko lang naman. Ikaw ang nagsabi na ako ay kinahihiya ko ang pagiging Pilipino. Ang sinasabi ko, mas mabuti na ikaw ay umalis, nagtrabaho ng tapat,
kesa naman na natili ka dito, umasa sa mga magulang mo at nangulimbat lamang ng pera. Hindi ko sinasabing kayo yon. Dahil naniniwala ako sa due process, pakinggan natin po ang inyong kaso. I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity. Mawalang galang na po, Mr. VP. Bawal po talaga ang notes. I will have to warn you. We will have to move on to the next question because there are questions for the other candidates. The next question, please. Huwag na lang ninyo akong isali. Bigay mo na. Okay. Enjoy ito. Mataas ang rating ninyo rito. Ami. Tanong ko po ay para kay Mayor Duterte, medyo lumayo po tayo sandali sa mainit na topic. Nag-commit po ang Pilipinas sa United Nations na babawasan natin ang pollution ng hanggang 70% by 2030. Pero inaprubahan ni Pangulong Aquino ang maraming coal-fired plants para sa energy security natin. Paano natin matutupad ang ating commitment sa UN habang tumataas naman ang dependence natin sa coal para sa ating energy security? I will answer you with this. Tayo, ma'am, we are told to comply. But the industrial countries does that. We only contribute 0.00 something to the food carbon footprint in this planet. Sila hindi sila ang ayaw. Tayo, they bamboozle us to obey. It's not fair. I'm not saying that coal is right. But I'm just saying itong United Nations and industrial countries are really hypocrites. Gusto nila, bayaran nila tayo. Or they supply us with hydro, solar. Mahal yan. Ngayon kung idinadamay nila tayo at sila naman ayaw maniwala, and yet ito United Nations hypocrisy because they cannot enforce sanctions against those who are violating. Every day they're sprouting up so many coal-fired power plants. We only contribute, as I said, to the footprints, carbon footprints, so very little. And yet, we are a growing country. We need to industrialize. We need energy. Sabi ko, susunod tayo. But you know, even climate change. Climate change does not have to be discussed. It is here. El Nino is the climate change. Kaya na yung mga lupa mo, baski saan-saan, they're cracking up, even in Los Angeles. That's pollution. Yung climate change is already there. So what we should do is to do remedial measures. Pero wag lang tayo. Because we have noticed that those who are really into heavy industries are the first world countries. That is my objection to them. Secretary Pure Mark. Hypocrisy. Secretary Mark. Inaano tayo tapos nag-camera and nag-yaw-yaw about. And yet they cannot even suggest to their own government to stop it. Bale na, sobra na yan. Ang unang bell po ay 10 second mark. So you have 10 more seconds after the first bell. Secretary Mar, you would like to react? Did you want to react? Napakahalaga na simulan natin ang transition towards clean energy. Dahil tayo isa sa pinaka tinatamaan ng epekto ng global warming. Lahat itong mga bagyo, 20-25 sa bawat taon na humahampas sa ating bansa na naghahatid ng hirap, pagsalanta ng crops, mga bahay, lahat yan ay dahil dito sa global warming. Importante na simulan natin ang pagtungo sa clean energy. Si Mayor Rodrigo po muna ang sasagot. Yes, ganito yan, ma'am. Al Gore came here, talked about environment, climate change. Bakit hindi niya ma-convince yung bansa niya? And why they cannot go to China and say, stop it? Why are they coming here telling us what to do? When as a matter of fact, we need energy to develop. We are just a developing nation. Ms. Lucci, ay sa tingin ko ang una natin dapat gawin ay lilikas ang 13,600,000 na mga residente doon sa mga high-risk areas. Yun ang una, prevention. Pangalawa, isipin natin ang mga magsasaka natin. Tamang sinabi ni Mayor Duterte, drought ngayon. Kailangan natin ang drought-resistant na mga pananim para naman patuloy ang buhay nila. Kailangan tayo magkaroon ng mga dams, mga water entrapment facilities, mga flood control projects para naman maligtas natin ang ating mga kababayan.
Luchi, Secretary Mark. Lahat itong mga bagay na sinabi ni Senadora Grace ay mitigation. Kumbaga, paano mabawasan ang impact sa atin. Ang punto dito ay nangangailangan tayo ng energy. Pag ako'y naging pangulo, bibigyan ko ng insentiba yung natural gas, yung mga iba pang clean energy tulad ng geo, tulad ng hydro para yung ating energy mix, which right now is 50% coal and oil, ay mabawasan. Nang sa ganun, mas maraming malinis na energy ang gagamitin natin. Dahil nabanggit niya ang aking pangalan, ako'y naniniwala sa sinabi niya, subalit, kailangan maayos din ang ating plano. Yung ating solar energy ay importante. Ang wind energy, malaking potential, nasa 70,000 megawatts ang madadagdag. Pati na rin ang hydro, na at least 30,000 megawatts sa Mindanao pa lamang. Pero dapat mabilis rin ang pagkilos ng isang leader. Hindi pwedeng plano lamang. Ang importante rito, Luchi, ay itong mga insentiba na ito. Ang nabanggit po na ng mga energy sources na nasabi tulad ng solar at ng wind ay nasa 8,850 per kilowatt hour. Yung natural gas ay nasa 350, 380 hanggang 4 pesos per kilowatt hour. Hindi natin gusto na maging masyadong mahal ang ating kuryente dahil papano naman ang mga trabaho na malilika sa ating industrialization. The VP would like to give his reaction. Masarap pong pakinggan na sinasabi ni Mr. Rojas. Pag ako ang pangulo, ganito ang gagawin ko. Ito, panahon ng mga pangako, magaganda ang sasabihin. Kaya lang, may kakababilidad ba na magiging mabilis at mangyayari ba? Eh, Mr. Rojas, guilty of analysis by paralysis. Can never make a decision right away. Wala ho, talaga ho, mabagal ho ako gumalaw at hindi ako gumagalaw pag nanakaw ang pinag-uusapan. Hindi po ako magnanakaw. Ang importante po sa aking mga panunungkulan, kumilos po tayo ng maagap, ng mabilis at epektibo. Mr. Yung Rojas. Excuse me, oras ko po ito. Sabi mo rules-based. Doon tayo sa rules. Okay. Doon po tayo, no? Sa aking panunungkulan, sa lahat ng mga ahensya, lahat po ng aking track record ay malinaw, effective, may accomplishment at makatulong sa ating mga kababayan. Mr. Rojas, tinuturo ka ni Mr. Bitanggol. Nagnakaw ka dun sa MRT. Ano ba? Hindi po totoo yan. Yun ang kwan mo yun. Kita mo, hindi totoo. Paano? Bintang pa? O ikaw, kung magsalita, magnanakaw, nasa bintang rin lang lahat po kayo. Alam mo, Mr. Rojas, ikaw eh talagang disipulo ka ni Goebbels. Yung bang 1,000 lies ay ultimately ay maniniwala ang tao na totoo. Ikaw yun ang disipulo, no? Kilala po ninyo si Goebbels dahil binabasa po niyo siya at sinusunod po niyo siya. Ah, hindi ko po kilala yan. Ang punto po dito, wow, wala po, oras ko po ito. Wala pong kinalaman si Mar Rojas sa kahit anong katiwalian na naganap dyan sa MRT na yan. Ang importante ay malaman natin, ang katotohanan ay si Mr. Bitanggol ay natanggal sa pwesto dahil tiyo niya ang kabahagis ng mga nagbid dyan sa mga kontrata habang siya ay nanunungkulan sa MRT. Tinuro ka rin ng ambasador na kasama ka sa pagnanakaw sa MRT. Hindi po totoo yan. Wala pong... Wala na po tayong mareresolba dyan sa topic na yan dahil yan po ay para sa korte na lang po. Unless meron pong last answer po si Mayor Duterte, balik po tayo dun sa issue ng coal-fired at ng climate change. Well, I've said enough. This cannot really be solved by just talking here. You need somebody in Malacañang to just do it. Yan kailangan dito. At all costs. Alam mo ang nakano dito sa Pilipinas? It's monopoly. Buksan mo yung Pilipinas for all power players, ngumura ang electricity. I guarantee you. Talaga, Ms. Luchi, ang importante, malinis, pero importante, abot kaya sa ating mga kababayan. Hindi pwedeng napatakas-taas ng kuryente. Kailangan talaga ay mababaan na natin ito. Okay, kaya, we will now move on to the Secretary. Kaya bilang Pangulo, bubuksan ko ang EPIRA Law. Ang EPIRA Law ang siyang naglilimita sa kilos ng gobyerno sa paglikha ng kuryente sa ating bansa. Pero pabor ako na buksan muli ang EPIRA Law para hayaan ang pamahalaan na mag-finance, hindi na magpatayo, hindi na bibili, hindi na mag-ooperate, pero na mag-finance
ng mga power plants sa ating bansa para dumami ang mga power dito, bumaba sa pamamagitan ng kompetisyon ang kuryente sa ating bansa. Yan, malinaw na plano, malinaw na gagawin. Okay, we should have the last word now on power and particularly climate change and coal fire. Maaring i-review natin ang apparel law. Pero kung pare-pareho pa rin ang mga pamilya na mamumuhunan sa ating bansa, monopolya pa rin, hindi ba, Mayor Duterte? Yeah, kailangan talaga. Buksan talaga natin para sa ibang mamumuhunan dito. Basta lamang maglilikha ito ng trabaho at produktibo para sa ating mga kababayan. Kaya ako, kahit buksan mo pa yung EPIRA na yan, kung wala namang charter change pagdating sa economic provisions, wala rin mangyayari. Maraming salamat po. We shall now move on to the next question from Philippine Star Associate Editor and Columnist Marichu Villanueva. Ang aking pong katanungan ay para kay Secretary Rojas. Ay, salamat. Mr. Secretary, meron po kami tatlong bagay na kailangan sa inyo. Ang plataforma po niyo, pangako, magpatuloy ang daang matuwid na kaya kayo maging Pangulo. Ngayon po, gusto rin malaman ng mga tao, paano may iba ang inyong pamamahala sa kay Presidente Aquino? Maaari ko po ba niyong sabihin na yung tatlong bagay na kung saan nagkulang o kaya ay nagkamali ang Aquino administration, at paano niyo ang magiging strategies niyo para hindi na maulit ang mga pagkakamali o pagkukulang na ito? Ang daang matuwid ay isang proseso. Step by step ito. Parang gumagawa tayo ng isang gusali. Sinimula ni Pangulong Pinoy ito sa pundasyon. Paglinis sa pamamahala. Hindi pa tapos yan, kaya kailangan ituloy ang ating laban sa korupsyon. Meron pa rin korupsyon. Aminado tayo, hindi pa nalilinis 100%. Pero malayo na ang narating dating dyan. May mga napakulong na tayo, may mga kaso na na-file, at tuloy-tuloy ang paglitis dito sa mga korup na ito. Pangalawa, tututukan ko ang pinakamahalaga sa ating mga kababayan. Pagkakakitaan, trabaho, hanap buhay. Yan ang punto ng lahat ng gawain ng daang matuwid. Tinatanggal natin ang korupsyon para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Para ang mga serbisyo ay makaparating sa kanila ng buong buo. Sinimulan natin ito sa pagbibigay natin ng sapat na edukasyon sa napakaraming mga tao na dati-rati ay hindi nakakatapos ng kanilang pag-aaral. Edukasyon bilang tulay sa isang mas magandang trabaho sa kinabukasan. Dadalhin natin ang pera ng gobyerno sa pinakaliblib na lugar, yung ating BUB Plus. Dadalhin natin sa bawat barangay, 100 bilyong piso ito, para yung front line ay wala sa Malacanang, wala sa Manila. Dadalhin natin ang front line, ang ating laban para sa kontra sa kahirapan, sa mga kabarangayan. Ang pera, dadalhin natin sa kabarangayan, dadalhin natin sa mga bayan, all 1,490 towns, all 42,000 barangays ay magkakaroon ng pondo para sila mismo ang makapagsimula ng tulong sa kanilang kapaligiran para magkaroon ng trabaho, hanap buhay, lalo na sa ating mga magsasaka, mangingisda, doon sa mga liblib at malalayong lugar. Itutuloy natin ang ating para sa infrastruktura kung saan itong mga kalyeng ito na nagdadala ng mga produkto ng mga kababayan natin ay magawa para makarating sa mga pamilihan. Trabaho at pagkakakitaan ang ating gagawin. Ano po yung gagawin yung differently from the Aquino administration? Marichu, with all due respect, Mayor Duterte would like to react. Yes, Mar, we are friends. I thought so. Oh, we are not enemies. I thought so, yes. Your thought is right. Yes. I just like to thank you for talking about my program more extensively. Which maybe you copied from me in one of our talks, yeah, as friends. I said I'm willing to plagiarize. But that was my original program. I wonder Mabuti. If you copied it. Secretary Rojas, you know, any more reactions from the other candidates? Well, tulad ng sinabi ko, no, itong BUB Plus, ito ang pamamaraan, parang bibingka yan eh. Habang kumikilos ang national government sa macro, sa mga policies, ay dapat naman na merong kumikilos sa baba, sa ating mga kabarangayan, sa ating mga bayan. Hindi natin malalaman lahat ng problema at lahat ng paglutas dito sa mga problemang ito. Sila ang mga nakatira doon, sila ang nakakaalam. Ang kailangan lang nila ay pondo para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Secretary Mar, maganda yung prinsipyo ng BUB.
Pero hindi ba sa BUB, meron din mga menu kung ano lamang ang pwede nilang piliin ng mga proyekto? Pangalawa, hindi ba kaduda-duda na nagkakaroon tayo ng BUB ngayon na malapit ng eleksyon na parang nagiging insentibo sa local government na maging panig sa administrasyon ngayon? Senadora Grace, hindi po totoo yan. 2011 pa lang meron ng BUB. Sinimulan natin ito dahil nais natin dalhin ang development, ang capital expenditure sa pinakamalalayong lugar sa ating bansa. Kabahagi ito ng empowerment na bahagi ng programa ng Daang Matuwid na kung saan ini-empower natin, binibigyan natin ng kakayahan ang mga komunidad, ang mga pamayanan para sila mismo ang makatulong sa sarili nila, ang pera ay mapaparating natin sa kanila, walang kupit, walang kaltas, walang kickback. Pero may menu. Ano? May menu. May menu naman po. Anong okay, masama pero, sa menu? Hindi, classroom, farm to market road, sabihin, rural health kasi. Unit. Kasi hindi natin gusto na gagastusin nila ang pera para sa mga ARCO. Welcome, thank you, come again. Eh di ba sayang yung pera na yun? Tama po, ang pero, gusto po natin ay malagay sa tama ang paggastos nitong mga pera. Pero sinabi ninyo na alam nila, pero meron din mga bagay na pwede nilang makita na hindi natin nailagay dito sa menu na ito. Maari po ba silang isama rin meron, dito? Meron pong proseso na kung meron silang nakikitang paraan para makalutas sa kanilang problema na hindi kasama doon sa menu, ay nagagawa po yun. May proseso po yun. Mayor Duterte, you were going to react. Mar, you might want to add the phrase, this is a recording. Alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi ito dahil tunay akong naniniwala dito. Ito ang aking gagawin. Ito ang aking tututukan at ito ang mangyayari sakaling ako'y maging pangulo. VPB9, nais nyo po bang sumama sa boses ng mga nagre-react sa kay Secretary Mar? Ay, kung nais nyo lamang po. I've heard it several times. I thought it was a recording. That's why I suggested to him. No? Alright. So, VP, may reaction po ba kayo? We will pass if you don't have a reaction. Alright. At sa puntong ito po ay natanong na po ang lahat ng atin pong mga kandidato. Pero isang ikot pa lang po tayo. Unang bugso pa lamang po yan ang ating debate. Sa aming pagbabalik, mas paiinitin pa po natin ang balitaktakan ng ating mga kandidato. Diyan lamang po kayo magbabalik po ang Pilipinas Debates 2016. Pilipinas Debates 2016 at live pa rin po tayong napapanood sa TV5 Action TV at naka-live stream sa news5.com.ph at bilangpilipino.com. Ituloy na po natin ang pagtatanong ng mga panelista at ang mga tanong na ito po ay may kinalaman sa income tax, infrastructure, Yolanda Rehabilitation at Kalusugan. At ang magtatanong po ngayon ay ang Bloomberg anchor na si Tony Abad. Tony. My question is for Vice President Binay. Mr. Vice President, in your tax reform program, you said you were going to exempt taxpayers earning $30,000 a month or below. But you have also said that you will embark on a massive infrastructure and public spending program That's to make the Philippines like Makati. How do you reconcile a tax reform program with your massive infrastructure and public spending program? In the first place, you're assuming, Tony, that there are no compensatory measures when we have to reduce, if we have not to collect this income tax for 30,000 and below salaried employees. May compensatory measure naman yan, Tony. For one, do you know that we are losing 250 billion pesos from agricultural smuggling. Do you know that yung mababa mawawala yung income tax
yun naman gagastos hindi ng tao. So, pag ginastos yun, kikita naman yung mga puta, mga negosyante, o di magkakaroon din ng pera babalik. Ha? Isa pa, edi kailangan, kung kailangan, magbenta tayo ng mga government offices na dapat na mga ibenta na. Pero, I assure you, after all the amount involved, when you do not collect the income tax for 30,000 and below salaried employees, is just, it cannot create a dent in the budget itself. Ang dami nating savings. The government is guilty of underspending. May pera, trillions of pesos. That's what I cannot understand. You know, tanong sa NEDA. NEDA, ba't hindi natin taasan ang sweldo ng mga empleyado? Sir, taon-taon nag-aaway ho kami dyan, nagkakasigawan. Eh, ang dami ho natin savings, savings, savings. This government wanted to be known as a government na maraming savings. Pero hindi yan ang trabaho ng government. Ang trabaho ng government, after all, sa GNP, kasama yung government consumption para makapagbigay ka ng dekalidad ng serbisyo. Huwag kang matakot, Tony. Hindi mawawala yung pera. Secretary Mar, would you like to react to that? Since brought up the question about savings and underspending. Mahirap mag-react. Hindi ko, medyo convoluted yung analysis or thinking. No? Pero simple lang po ito. Unang-una, sa lahat sa amin dito, ako lang. Ako lang ang nakapagpasa ng batas kung saan ang minimum wage earner, in fact, exemptions up to the first 100,000 pesos ng tax earner per year ay hindi na bubuwisan. Yan, nagawa ko yan nung ako'y nasa Senado. Ako, bukas ako sa pag-review ng tax code para pababain ang singil sa ating mga empleyado, subalit hindi during election period. VP Binay. Hindi ko maintindihan kung ano relasyon na sa election period. That is a continuing request, demand of salaried employees na alisin na yung income tax sa kanila. Kasi talagang, alam mo, yung 30,000, 1,000 per day, 30 days, 30,000. Kailangan ho yung mabawasan ho yung binabayaran sa buwis. Double taxation ho, inaabot ng salaried employees. May income tax, mayroon pa sa VAT. Ms. Lucci, sa tingin ko ang punto nito ay ito. Dapat may permanenteng trabaho ang ating mga kababayan at wastong kita. At kahit nababaan natin ang kanilang mabuwis na importanteng gawin natin, kailangan rin natin maglikha ng trabaho. Kasabay ng pagbaba ng income tax, kailangan din natin babaan ang corporate income taxes. Bakit? Sapagkat dito sa Pilipinas, nasa 30% ang ating corporate income tax. Sa ibang bansa sa ASEAN, ang average ay 25%. Ba't sila mamumuhunan dito kung sa ibang bansa mas mura? Ms. Lucci, dadagdagan ko lang. Ang importante dito, ang pinagkakakitaan ng ating mga kababayan. Buwis ang pinag-uusapan dito. Anong bubuwisin mo kung wala naman silang kinikita? Ang importante dito ay yung kikitain ng ating mga kababayan. Yung ating mga housewives, yung ating mga wala pang trabaho, yung mga part-time, lahat po yan ay mahalaga na meron silang kakayahan, meron silang kapital na magagamit para kumita sila. Lahat yan ay walang buwis dahil lahat yan ay hindi naman sakop sa ating formal economy. Mayor Duterte. Yes, it is a very sad commentary that actually, year after year, the appropriations are good. The problem is in the implementation. Because corruption estimated about 30% of the total budget for it goes to corruption. Kung walang corruption, straight implementation, there's really no problem in our country. We can survive and we can do it. Natutuwa ako na si Mayor Digong ay sinasabi niya yung aming motto na kung walang corrupt, walang mahirap. Yan ang ating ginagawa sa daang maduit. Sinimulan natin yan noong 2010. Hindi ko sinasabi na narating na natin ang perpekto. Hindi ko sinasabi na narating na natin ang paradiso. Pero malayo nang narating natin, marami ng mga tagas ang natsarhan natin. Marami na tayong nakasuhan at itutuloy natin yan kung magpatuloy ang daang maduit. Yes, Mayor. I'd like to thank Secretary Rojas for using my sloganeering. Kung walang hirap, walang mahirap.
And dami pa rin mahirap. Ano, kung walang hirap, walang mahirap. Oh. Walang corrupt, walang mahirap. Alam niyo po, Senator po. Yun nga, yun ang kanilang slogan. Pero nakakalungkot na hanggang slogan. Sapagkat bagamat marami na rin nagawa, yung freedom of information hindi pa rin napapasa. At ang napapansin ko, kung hindi ka kaalyado, may kaso ka. Kung ikaw ay kaalyado, may project ka. Parang hindi naman yata tama yon. Ang katotohanan, Luchi, Senadora, ay LP, non-LP, lahat kinakasuhan. Ang aking sariling gobernador, ang ating... Miss Luchi, doon na lang sa DOT, ang mga train natin... Oras ko po ito. Unang-una, oras ko po ito at mayroon tayong civility na pinag-uusapan. Okay. Una, LP, non-LP, lahat nakakasuhan. Natatanggal sa pwesto at makikita po niya yan. Yan ang record. Yan ang totoo. Hindi po yung katang-isip. Miss Luchi, yes, ang mga kinakasuhan lang ng LP ay ang mga latak nilang miyembro. Pero yung mga miyembro nila na importante sa kanila, katulad ni Secretary June Abaya, na pumirma ng maintenance contract ng Sumitomo, ng APT Global, ay nandyan pa rin at hindi man lang kinasuhan ng ombudsman. Kaya para sa akin, kung hindi kanila kailangan, kakasuhan kanila. Pero kung importante ka sa kanila, wala kang kaso. Matanong ko kay Senadora, hiniring niya ito, nakita kuno niya ang mga ebidensya, sinasabi niya dapat kasuhan. Siya ba ay naghain ng kaso? Ako ay naghain ng rekomendasyon sa ombudsman. Ano ang nangyari ngayon? Pero importante nito, hindi may ebidensya. Pero may mga iba na naghain ng kaso, pero ang mahirap, hindi nakakakita ang nagbubulag-bulagan at hindi nakakarinig ang nagbibingi-bingihan. Ang sinasabi niyo po ngayon ay yung ombudsman ngayon ay kasabwat. Yan po bang sinasabi ninyo? Ang sinasabi ko ngayon ay merong, yung sinasabi ninyong daang matuwid ay hindi natutupad sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. We will have to bring it back to the usapin of the tax. VP Binay, you have not spoken on any of the reactions from your fellow candidates. Ano pong masasabi niyo doon? Yun pong kailangan ho na talagang huwag nang kunan ng income tax. Yun pong mga 30,000 and below ang sweldo every month. Kasi marami pa hong dapat gastusan. Kung hindi niyo pagpapatuloy income tax, marami pa hong mapaharap na magagastusan yung ating mga mamamayan. Mayor Duterte, you were going to say something. I am insisting on my statement. My declaration is that if there is no corruption, every year yung appropriations tamang-tama, it would bring good to the country. The problem is, I said, 30% of the total 100 million, the 30 niyan is goes to corruption. Miss Luchi. That is the sad reality of this country. Alam mo, meron kasing proposal na dapat ilipat na yung bilibid sa Nueva Ecija. Sa tingin ko, magdagdag na tayo doon ng mga kwarto para sa mga nangungulimbat ng pera na mga nasa gobyerno ngayon. Kasi yan talaga ang problema natin. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang corruption at sila ay nasa pwesto. Dapat makulong, masintensyahan. Eto, Miss Luchi. International na, hindi tayo, hindi mga katunggali ko, international, World Bank, Transparency International, lahat ito, World Economic Forum, lahat yan ang nagsabi na ang Pilipinas ay malaki at malayo na ang narating sa paglilinis ng pamamahala, sa pagfa-file ng mga kaso, sa pag-aayos, pagsasara ng mga tagas ng ating pera. Hindi ko sinasabi na narating na natin ang perpekto, pero malayo nang narating natin at itutuloy natin ito. Tama, ikukulong natin lahat itong mga nagnanakaw sa gobyerno. We shall now move on to the next question. Pero isang bagay, yes, Mr. VP. Tuloy-tuloy ang paghihirap ng ating mga kababayan. Million-million pa ho, Mr. Rojas, ang naghihirap. So, huwag mong sabihin na maganda na ang nagawa ninyo, etc., etc. Kung sinasabi ninyong walang mahirap kung walang korap, dumadami nga ho ang mahirap. Kasi lagana po ang korupsyon kasi yung mga aliado mo, katulad ni yung mga naglanakaw doon sa Minahan, nandyan, hindi nahahabla. Lahat po ng mga hinahabla ay pantay sa tingin ng batas. Lahat po yan. Kung dapat nakasuhan, kinakasuhan. Makikita po ninyo ang record ng Sandigan Bayan. Alam po ninyo yung Sandigan Bayan. Diyan po may kaso ang inyong pamilya sa pagnanakaw. No? Diyan po sa Sandigan Bayan, makikita po nila Liberal Party, non-Liberal Party. Basta nagnakaw ka, basta may ebidensya,
kakasuhan ka at dyan huhusgahan ka kung guilty o not guilty. Yan po ang patakaran natin. Yun. Pagkatapos magkaroon ng paglilitis, saka mo sabihin kung magnanakaw nga o hindi. Well, ititigil na po natin dito dahil nalilihis na po ang ating usapan na babalik po sa korupsyon. Ang tanong lang naman po ay kung anong paninindigan tungkol po sa pagbabawas ng income tax particular sa mga 30,000. At kung paanong babawiin sa budget ito. We will now move on to the next question. Ang susunod pong magtatanong... He gave a very short or there was a cut in his statement. Sino yung mga kasambat niya? The people are entitled to know. Sabi mo, sino yung kasambat ni Mar sa corruption? Sino nga? Alam mo naman, dahil sa Mindanao nangyayari yun. Yung mga sila Eric Gutierrez, yung mga ano, ha? Sir, with all due respect, I will have to stop this discussion here. Wala po tayong babanggitin na wala po dito ngayon sa forum. Baka po may masabi pa pong pangalan na hindi po mabibigyan ng pagkakataon magpaliwanag dahil korupsyon nga po ang napag-uusapan. We will now move on to the next... Excuse me lang, Lucia. Kung ganyan ang patakaran, ba't naman ang anak ko, hindi naman wala dito sa forum. Sinasama doon. May kaso po, Lucia. Ang anak po ni Vice President Binay ay may kaso. May kaso sa Sandigan Bayan. Sinasabi ni Lucci, may aktwal na kaso. Napupunta na po kasi sa mga politiko sa Mindanao at nalilihis na po ng malayo doon sa 30,000. With all due respect, Mr. VP, I think that the question on the income tax and how you're going to compensate for the loss in income tax with tama the added infrastructure. Kasi sinasabi mo, baka ho tayo mapunta na magbanggit sa mga tao na wala naman dito sa forum. Nabanggit ko lang po dahil po na pahiwatig po ni Mayor Duterte kung sino ang mga politiko sa Mindanao at ayoko na pong mapunta pa po doon ang usapan. With all due respect, again, I apologize that I have to stop this discussion now. The truth. We'll move on po to the next question. Ang pero TV5, parang ganito yung format na gusto ninyo, di ba? Opo. Yes, but we also have to control the time. As you know, you also have your own schedules. Thank you very much. The next question will come from Cebu-based broadcaster Rufil Banyok of RMN Cebu. Rufil. Kaya ko pautan ang pangalan ni Secretary Mar. May almost 200 billion budget para sa rehabilitation ng Yolanda. Ngunit, nasa 90 billion pa lang ang na-release, sabi ng DBM, 90 billion. Kaya may marami pang mga biktima dito sa Visayas kasama ng Cebu na hanggang ngayon ay naghintay pa ng tulong galing sa pamahalaan. Bakit po ang private sector ay, ang call po nila ay voluntary lang, pero mas nangunguna sa pagtulong as compared to the government na may mandate to serve its people? Sa ngayon, as of end 2015, aking pagkaalala ay humigit kumulang 90 billion ang na-release na tulong para sa Yolanda Rehabilitation. Diyan sa 90 billion na yan, 4 na billion ang dumaan sa DILG. Yang 4 na billion na yan ay dinownload to the last centimo to provinces, cities, municipalities, and barangays para ayusin nila ang kanilang mga munisipyo, ang kanilang mga evacuation center, civic center, multipurpose halls, ang kanilang mga palengke. 4 na bilyong piso yan ang dumaan sa DILG. As of now, mahigit 93% na ang completed dyan sa mga projects na yan. Ngayon pa man, tama na ba yan? Hindi pa. Meron pa rin mga nangangailangan, lalong-lalo na sa housing. Ang alam ko, sa 2016, there is 46 billion pesos na i-release at dyan sa 46 billion pesos na yan, 30 billion ay mapupunta sa NHA para magpatayo ng mga bahay para dito sa mga nasalanta ng Yolanda. Yan ang aking pagkaalam. Ang importante dito, yung ating no-build zone. Napakahalaga, mahalaga po na hindi natin hayaan na manatili sila sa mapanganib na mga lugar. Dalhin nila natin sila sa mga mas ligtas na lugar para hindi mauulit yung nangyari ng Yolanda. Rufil, nandun ako sa Tacloban bago pa dumating ang Yolanda, habang at matapos ang Yolanda. Nakita ko yung bilang ng estatistika, yung nakita ko yung mga bangkay mismo. Naranasan ko yung angas sa hangin ng mga bangkay na kung saan mahigit 6,000 na mga tao ang namatay doon. More than 1,500,000 families ang affected doon. Ginawa natin ang lahat
more than 10 million food packs ang ipinamahagi natin dyan sa mga kababayan natin dyan. Mahaba itong prosesong ito, pero ginagampanan ito ng gobyerno. Senator po, you were going to react. Mayor Duterte. Yes, ma'am, I disagree. The COA says of the total money, 33% have been completed. 33.7 nandyan, on deck ang pera, about to be started yung project. Then 37, wala pa. Secretary. That's the figures of COA. Baka iba ang tinutukoy ni Mayor Duterte dahil doon po, the same COA says na doon sa dumaan sa DILG, mahigit 90% na po ang natapos. Nakatayo po yan. May listahan po yan. May mga lugar po yan. May mga inauguration yan. Lahat po yan ay nagawa. Yung perang dumaan sa DILG na humigit kumulang ay 4 na bilyong piso. Well, meron pa bang mga ibang projects? Meron pa bang ibang mga projects na hindi natatapos? Maaari sa agrikultura, sa housing, sa iba pa. Pero yung sa pera na dumaan sa DILG na sinasakupan ng aking kapangyarihan noong panahong yon, ay yan po ang record. Go ahead, Mayor Duterte. I would like to apologize. Yeah. You were talking about the billions that were downloaded sa DILG. That's correct. I'm talking about the whole of the money. I'm sorry I got lost along the way. Accepted, Senator po? Parang sa NEDA yata yung figures nila, kailangan pa natin ng about 154,000 housing units na kailangan matapos, 250 classrooms, at about 54 or about more than 40,000 hectares na kailangan tamnan ng mga niyog na nawala dahil sa bagyo. Marami pang kailangan gawin. Pero ang importante talaga ay may komunikasyon tayo sana ng bagyo. E ang problema kasi, cellphone lang ang ginagamit, wala man lang sat phone. Talagang kailangan ng pagplano. Pagkukuha tayo ng isang leader, kailangan isang leader na may management style. Luigi? VP, yes. Mr. Ross, kung totoong yung pera na ibinadget, ginastos na ninyo, bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakapagliquidate dun sa 7 billion pesos na napunta sa opisina mo? Ang liquidation po ay nasa sa COA na. Tapos na po 'yon. Ang binabasa po ninyo ay 2014. As of 2016 na po tayo. Nangyari lahat ito, yung paggawa nito lahat 2015. Iba yata, yung po ang nangyari. Iba yata ang sagot mo, Mr. Rojas. Di po. Kasi ang pinalabas mo sa diaryo, hindi pa namin 'to nililiquidate kasi hindi pa tapos hindi. Ang project. Yung 7% doon sa 90, kasi 100% po ang kabuuan. 93% tapos na. Yung 7% na hindi pa tapos, obviously, hindi pa may liquidate yan. Pero yung 93% na tapos na, na-liquidate na yan. Ang papeles ay naandun na sa COA at tapos na po yan. As of 2015, yung datos na pinapanood po, na binabasa po ninyo ay 2014. Vice President, kung gusto mo lang nasiraan ako or magtapong ka ng putik, at least gamitin mo current data. Alam mo, Mr. Rojas, ang statistics po laging hindi totoo eh. Hindi, kung ano-ano mga binibintang mo, may sinasabi mo yan sa amin doon sa Makati. Yan po ang 2015 na katotohanan. Ang binabasa po ninyo ay 2014. Sabihin niyo sa staff ninyo na maging up-to-date sa kanilang pag-aaral. Hindi. Sagutin mo lang yung COA. Yun na lang. Okay. Okay, we will move on now. Bago po tayo mag-break, isa pa pong tanong na hindi na po hihinga ng paliwanag pa. Ito po ay tatawagin naming taas kamay segment. Sa segment pong ito, taas kamay lang po ang kailangan natin para malaman kung ano po ang posisyon ng ating mga kandidato sa issue. Ang ating unang taas kamay question ay, payag ba kayong gawing legal ang diborsyo sa bansa? Taas kamay lang po kung pabor. Alright, wala pong pabor. Maraming salamat. Huwag po kayong bibitaw mga kapatid dahil sa aming pagbabalik, mas matinding mga tanong pa ang ibabato natin sa ating mga kandidato sa pagpapatuloy po ng Pilipinas Debates 2016.
Nagpapatuloy po ang Pilipinas Debates 2016. Live pa rin po tayo dito sa University of the Philippines, Cebu. Mga kapatid, painit ng painit ang ating tanungan at sagutan. At sa puntong ito, magtatanong naman po tayo ng mga bagay na may kinalaman sa pagsugpo sa krimen, COCO levy funds at edukasyon. Narito po si Ed Lingao para sa kanyang ikalawang tanong. My question is for Mayor Duterte. Ang sabi po raw ninyo, tatapusin niyo ang krimen sa buong Pilipinas sa loob lamang ng 6 na buwan. Magnificent target po yan. Pero ayon po sa Philippine Statistics Authority, Davao City ang may pinakamataas na crime rate sa buong Davao Region noong 2010 at 2012. Ang tanong po ng ilan siguro, paano niyo tutuldukan ang krimen sa buong bansa sa loob lang ng 6 na buwan kung sa Davao City, where you have been mayor for 2 decades already, eh may problema pa rin pala sa krimen? Alam mo, yung report na yun was just really a bit malicious. Ano mo, sinasinim mo doon na yung karelyo eh. Those are violations of law, penal sanctions. Yun lang naman. But I'd like to say something. Eh, sabi nga ni Mark, pupunta ka ng Davao, may makita ka ng Cebu. You know, this is a very porous country. And we are not a fascistic nation. We do not confront people in public. Kaya sinabi niya may Cebu sa Davao, pati sabi ko sa Maynila. So 1 week after, there was a raid. Dito sa Davao, pati dito sa Maynila, look what happened. Yung doon sa Malabon, nakita, hinuli, buhay. Yung akon sa Davao nahuli, patay, apat. I said, I wipe out, I'm still wiping out. But, ako, sabi mo, how can I do it in 3 to 6 months? Well, ibahin mo ako sa iba. Gagawin ko yung ano ginagawa ko sa Davao. If I say, do not come here, do not come here. If I say, leave Davao, you leave Davao. If you do not do that, you are dead. Ganun lang naman ang istorya dyan. Marami pa tayong drama. And if I am into the presidency, look, if I am president for 2 months, and nobody would believe me, nobody would follow me, even if you give me 10 years, I cannot really hack it. Ngayon, nitayin mo ako, kung ako ma-presidente, 3 to 6 months. Sinabi ko sa inyo, I'll do it. I will do it, just like what I did to Davao. Panoorin mo ang Davao, panoorin mo ang buong Pilipinas, and you will see. Huwag mo isali yung statistics, pati yung panigarilyo. Urinating in public, you get arrested, it goes into the statistics. Magpunta ka muna ng Davao, tanongin mo mga tao. Maraming salamat, Mayor Duterte. Any reactions from any of the candidates, please? Secretary Mark? Naalala ko nung DILG ako, sumulat ako sa kay Mayor Digong para sabihin na halos sa 40 ata. Hindi ko masiguro yung bilang ng barangay. I think it's either 30 or 40 barangays were deemed by the PDEA to be drug infested. Magmula noon hanggang sa ngayon, ay nandiyan pa rin yung mga barangay na yan, drug infested pa rin. Hindi ko kini-question ang kanyang pagnanais na tanggalin ang droga sa Davao o sa buong Pilipinas. Ang kini-question ko yung kakayahan na magawa ito in 6 months at hindi basta-bastang mangyayari ito. Yes, Mayor. Secretary has forgot that he was the DILG secretary. He controls the police. He has the administrative control of everybody. Kami yung city mayor, Philippine national. Kami yung mga mayor, we only give the guidance to the police. We do not exercise control over the police. Kayo ang nagpipili ng mga tao. It is not us. We do not have control the PDEA. Let me finish. Hindi natuloy na kasi tulog si Mar. Nakalimutan siguro ni Mayor yung local government code na kung saan ang mayor po ang chief executive ng isang lugar. Nung ako po ay nanunungkulan sa DILG, ang halaga po na nakumpiska namin na droga sa buong Pilipinas was 7.5 billion pesos. Tama na ba ito? Hindi pa. Kontento na ba tayo? Hindi pa. Pero yan ang aming actual na accomplishment. 7.5 billion pesos of confiscations and arrests. All of these have arrests. May mga tao na nasa prisuhan ngayon na naaresto dyan sa mga drug busts na yan. Yes, Mayor Duterte. Just yes, inaresto mo. Pero ang ginawa ninyo? This administration allowed Cebu to be caught inside the national penitentiary. Is that your performance?
Kaya nahuli nga eh, di ba? Ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG. It's under you. Philippine National Police. Hindi naman na... It's finished time. Wala... Alam mo, wala kang ginawa. And you are claiming credit which is not yours. And ang mayroon sa'yo, Mar, you are always a pretentious leader. Hindi totoo yan. Ang hirap sa'yo. Secretary Mar is talking. It's my time. It's my time. Oras ko na ngayon. Yes, your time. Ang hirap sa'yo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa natin, nahuli yan. Kung pinabayaan namin yan, edi yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Nangyari yan. Nasa dyaryo yan, totoong nahuli yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Hindi yung dyaryo yun, tabloid yun. Alam mo, is this there for the people to see? This is a republic. This is nationwide. Kaya alam nila how hard it is really to work for government. You're a fraud. You're pretentious. Name calling. Pati edukasyon mo. Sinangali mo yung Wharton. Hindi ka pala taga Wharton eh. Let's stay on the subject. We're on the subject of how to beat drugs in 3 to 6 months. Hindi ko problema. Yes. Hindi ko problema na hindi maunawaan ni Mayor Duterte kung ano ibig sabihin ng pag-graduate sa Wharton. Hindi ko na malinaw na malinaw. Wharton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, yan ang brand ng Duterte Justice. Kung anong nasa isip niya, kahit hindi totoo, yan ang kanyang papaniwalaan at yan ang kanyang gagawin. We ask Wharton. And they said it would be inappropriate for Mr. Rojas to claim that he was a Wharton graduate ang with an MBA. Hindi, umatend yata siya ng seminar. Ang Wharton. Ito naman si Vice President Binay. Sumama pa, sumausaw pa. Ang importante, importante dito, importante. Ang Wharton mismo nagsabi, nag-graduate ako doon. Hindi, never ko sinabi na nag-MBA ako. Ikaw lang nag-isip noon. Ikaw ang nag-isip na hindi mo maunawaan kung ano ibig sabihin na nag-graduate ako sa Wharton. Pero balik tayo sa totoo. Nananabalik ka sa Wharton. Excuse me, oras ko ito. Kung ano ang pumasok sa isip mo, sarado ng isip mo, yan ang Duterte Justice. Wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, baka may mamatay pang tao. Hindi ko gusto para sa Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi ako. Hindi ako. Believe me. You cannot. Huwag na lang yan. Maghanap ko na lang ibang... Hindi you know, ako takot mamatay. Ako mismo pumunta sa Yolanda, ako mismo pumunta sa Zamboanga, doon ako tumira 3 linggo para subaybayan ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan doon. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sino mga malalaking tao ang pinatay mo? Sino mga malalaking tao ang binangga mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. Ang problema na. Patutsadahan na lang. Ito ay pagkapangulo ang pinag-uusapan dito. Just pagkapangulo ang pinag-uusapan dito. Hindi pwede. Hindi pwede na basta-basta. Maraming salamat po. Tapos na po tayo dun sa topic na yan. We'll just move on to Senator Poses. Remember, I just said, I was there in Yolanda Day 2. This guy cannot handle stress. I know. He's a weak leader. You were there. You were asking us for coffee and we were there accommodating you. Nandun ako, nagpapatakbo ng meeting. Nandun ang mga general, nandun si Secretary Bolts Gasmin, nandun Secretary Dinky Soliman. On the second day, nandun ang Pangulo. Paano mo sasabihin na nawala ako doon? Nandun ako, I was the central player doon sa mga meeting na yon. Okay, ikaw Mayor, ang nawala. Dumating ka doon, ilang oras, nagpa-photo op, umalis. Yan ang uri ng liderato mo. Okay, Natural, Mayor Duterte, the last word from you. Because I was among imurunder na hindi malaman kung anong gawin. I said, you were there, you were lost, like it's so big. I was there for 2 weeks. Mar. Araw-araw, ako nagpatakbo ng meeting. May lahat ng mga nangyari. Tao, may mga tao okay. Doon. Titigil na po tayo dito, mawalang galang na lang po ulit. Kasi magiging he says, she says po. Walang galang eh.
We'd like to hear from Senator Poe. Nakikita ng tao kung sino yung walang galang dito. Senator Poe, you're 30 seconds now, please. Okay, ito yung problema natin. May mga, sa bawat isang pulis, may mga 650 na Pilipino ang nakadepende dito. At hindi lahat ng pulis na yan ay patrol. Yung iba ay mga administrative work. Kulang tayo ng pulis, kulang ang allowance natin sa mga munisipyo. Pangalawa, iniisip ng iba na kung ako ay magiging pangulo, hindi ko kaya sugpuin ng droga. Hindi po totoo yan. Ako'y magtatalaga ng isang crime czar na mapapagkatiwalaan at matapang, si Colonel Ariel Querubin, ang aking magiging crime czar. Maraming salamat po. VP Binay, you know, just in the interest of fair play, VP alam Binay, ninyo, on drugs, please. Alam po ninyo, pag ako naging pangulo, ang ilalagay kong cabinet member, yung naintindihan doon sa kanyang departamentong pupuntahan. Eh, kagaya nito, eh si Secretary Ross, wala naman itong nalalaman sa local government. Hindi niya sinabot yung sinasabi ni Mayor Duterte. Sinasabi niya, hindi, nandun kami, mga pulis. Mr. Rojas, ang pulis po sa amin sa local government, supervision lamang. Wala po kaming control. Ang kapulisan po nagre-report sa mayor ng lungsod. Gayon po ang katotohanan, Vice President. Pangalawa, balik lang po ako doon sa sinabi ni Senadora Grace. Tayo po, ito totoo ito. Sa aking panunungkulan ng DILG, out of 946 na most wanted, nahuli natin, nasa piitan niya mga yan, may arrest warrant niya mga yan, nahuli natin 746. Yan ay totoo. Hindi katang-isip yan. Lahat yan ay mga totoong nahuli ng mga kriminal. Bakit masasabi natin? Senator Poe, please. Okay. Bakit sa PDEA, 2,000 ang may arrest warrant na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha? Yan ang nasa ilalim ng DILG. Kaya talagang kailangan ng palitan ang mga sistema na yan. Papakita po, Senadora Grace, senador po kayo, ang PDEA po hindi nasa ilalim ng DILG. Nasa ilalim po ng Office of the President. Pero ang kriminal ay responsibilidad pa rin ng DILG dahil hawak nila ang PNP. Hinuhuli po namin ang sapok ng Senator DILG. Post time. Pero hawak ng po DILG hindi, ang PNP na nagbimintina ng peace and order sa ating bansa, ikaw man ay drug pusher o kriminal. Pananagutan ko po, kaya meron tayong lambat sa bat. Kung saan, from 919 incidents per week, yan po ay napababa natin to 253 incidents per week. Naka-blatter po yan. Tanungin actual natin, po yan. Totoo sino po yan. Ang gumagawa, excuse sino me, oras gumagawa po ito. Ng statistika oras na yan? Gobyerno, hindi ba? Hindi ba? Yan ay galing sa blatter mismo. Hindi yan kung ano-anong mga nire-report ng mga chief of police. Pinalitan ko nga ang sistema dahil nakita ko na dinodoktor nila ang data. So nung pumasok ako, pinalitan ko, sabi ko, blatter-based. May nag-o-audit dyan sa mga report na yan. Yung bilang na yan na 253 ay totoo. Bakit hanggang ngayon, problema pa rin ang riding and tandem, problema pa rin ang nananakawan ng cellphone, problema pa rin ang krimen sa ating bansa. Senator, post time totoong nabawasan na yan. Okay, Mayor Rodrigo. Assuming, Secretary Rojas, na yung nahuli ninyo na sa Bilibid Prison, ano kaya ginagawa? Okay. Ang Bilibid ho ay nasa ilalim ng Department of Justice. Abogado po kayo. Alam kasama po ninyo yan. Kasama ka sa administration. You are the apologist of this administration. I'm not the apologist. You answer me. Proud ako sa na-accomplish nitong administrasyon na ito. Perpekto ba kami? Hindi. Kami ang pinakaunang magsasabi, hindi kami perpekto. Pero 4,000,000 pamilya na ngayon ang natutulungan nitong administrasyon nito sa 4Ps. Answer me. 6,000,000 mga Pilipino ang nananatiling mahirap at 15,000,000 Pilipino ang patuloy yan na nagugutom. Yan po ang ating nagawa. My question is, what are they doing in Montiloca? Okay, papatigilin ko lang po muna kayong lahat dahil nagsasapawan na rin po. Ako okay, ang tanong. Sabi ko, anong ginagawa sa Montiloca? Pwede simple, nagluluto ng siyabo hanggang ngayon. Maraming salamat po. Tayo po ay tutungo na sa susunod na issue. Bagay dahil si meron Presidente. Pa pong isang kandidato na hindi pa po natatanong na sa ating ikalawang ikot. At pakinggan naman po natin ang ikalawang tanong ni Lord De Vera. Lord? Ang tanong ko po ay para kay Senadora Grace po. Aminado ka na pinahihiram ka ng eroplano ng San Miguel Corporation. Suportado rin po kayo ng NPC. At sa umunay pagtatanggol kay Mr. Danding Cuanco sa issue ng Coco Levy Funds, itinawag pa kayo ng kampo ni Mayor Duterte na puppet.
Ang tanong, pabor ka ba na bawiin pa ng gobyerno ang natitira at hanggang ngayon pinagtatalo ng COCO levy assets? Kung oo, paano mo babalansin ng interes ng San Miguel ni Ramon Ang, ni Danding Cuanco sa interes ng lampas 3.5 million coconut farmers? Ilang dekada na rin po silang naghihintay. Okay. Lord, unang-una nais kong sabihin ito. Hindi ko dinidepensahan si Danding Cuanco. Ang pera na yan, na halos 70 billion, ay panghawak na ng gobyerno. At gusto ko rin sabihin, hindi si Mayor Duterte ang nagsabing akong puppet, kung hindi isang miyembro ng kanyang campaign team. Na siya mismo nagsabi, hindi naman siya. Ngayon, paano natin gagawin yan? Ang pera na yan ay hawak na ng gobyerno ngayon. Gusto ni President Aquino na magkaroon ng executive order kung paano gagastusin yan. Pero ito ay pinetisyon ng mga magsasaka, nagtatanim ng mga niyog, na sinasabing hindi pwede yan. Kaya ang Korte Suprema ay nagdesisyon na dapat isang batas ang ipapasa kung paano gagastusin ang pera na yan. Ngayon, itong batas na ito ay dinidebate pa rin sa Senado. Hindi ko pinirma ng batas na ito sa simpleng pananaw lamang na kailangan may representasyon ang mga magsasaka, nagpatatanim ng niyog, kailangan mapunta sa kanila ang pera, kailangan research and development, at kailangan ng scholarships para sa kanilang mga anak. Tinatayang 95 million coconut trees ang sinail sa ating bansa na kailangan palitan. Ito, ilang dekada na kinamatayan na ng mga magsasaka ang fund na ito, dapat mapunta sa kanila. Malinaw na ang pera na ito ay wala na kay Danding Cuanco, at kahit nasa kanya pa man, ako ay magiging patas, tumulong ka man sa akin o hindi, pinatunayan ko sa aking mga pagdinig, kaibigan man kita o hindi, ang aking unang-unang responsibilidad ay sa mga taong naghalal sa akin. Luchi, pwede ba ako man? Mr. Vito. Ito ang mga pagkakataon talagang pangako ng pangako. Ha? Na itong perang ito gagamitin dito, magiging doon. Madam Senator, nandiyan pa ba yung pera? Nandiyan po ang pera. Wala po na ang pera. Papil na lang ho ang natitira. Paano nyo nalaman? Pinag-aralan po din namin yan. Pinag-aralan o dinaan na sa PhilRem? Ang layo naman ng PhilRem. Ikaw talaga, isa ka pa sa kasama ni Goebbels. Ikaw, halimbawa. Bakit sasabihin? Ano naman ang relasyon ng PhilRem dito? Sinasabi ko sa iyo. Nailipat ko yung pera. Ako naman nasasagot, ha? Sige. Tinatanong mo siya, PhilRem. Ano naman ang relasyon sa PhilRem? Pinatatanong ko lamang sa iyo, kung alam mo ba na wala ng pera na ipapangako mong gagastusin? Kasi puros papel na lang natitira. Papel. Alam niyo, Vice President, mismo ang Korte Suprema ang nagsabi, gumawa kayo ng batas kung paano gagastusin ito. Kung ang Korte Suprema mismo ay nagsabing nandyan ang pera, kung walang pera, abay malaking investigasyon yan. Basta itong malinaw na turnover yan, dati nag-umpisa ang pera yan na 9 billion, pero na-invest at naging 70 billion. Kung kulang-kulang man, edi imbestigahan natin. Pero ang importante, hindi napunta sa bulsa ko yan. Ang hirap niyo, hindi naman ako sinasabi ko lamang sa iyo, yung pangako mo, mangyayari ba? Dapat kasi mangyari. Pero alam mo kasi, Korte Suprema, sinasama mo dito. Hindi ko naman sasamantalahin at sabihin sa tao na hindi ka naman abogado. Kailan ba yung desisyon ng Korte Suprema? Ang sinasabi ko sa iyo, wala ng pera sa ngayon. Ngayon, ganito na lang sasabihin ko. Kung wala na yung 70 billion, ang underspending ng ating gobyerno ay 723 billion magmula 2011 hanggang 2016. Pupunuan ko ang 70 billion para ibigay sa ating mga coconut farmers. Kahit na paunti-unti mararating yan, sapagkat tayo ang isa sa pinakamataas na exporter ng coconut sa mundo, kailangan natin sila tulungan. Tinatanong kung wala sa inyo na yun, ibabalik natin sa kanila ang pera na yan. Pero ang mahalaga, wala akong pinoprotektahan na kahit sinong interest. Secmar. Ang pinag-uusapan dito, yung kinabukasan ng lahat ng ating mga nangyonyog. 70 billion pesos ito. Hindi pinasa ito ng Kamara de Representante, itong panukalang batas. Hindi pinasa sa Senado. Ang ginawa ng Pangulong Pinoy ay gumawa siya ng executive order para mapasa kanila itong perang ito. Gumawa siya ng council kung saan ang mga mangnunyog mismo ay kabahagi ng council na yan. May mga profesor, may mga dalubhasa sa finance, at may mga taga
sektor ng NUC. Yan ang nilalaman ng executive so, order na yun. So, sinasabi ninyo na ang gobyerno na ito ay gusto talaga tulungan ang ating mga coconut farmers, hindi ba? Tama naman. Gumawa ng executive order kung saan dahil hindi na ipasa ito ng Senado. Dahil ang sesyon ngayon, siguro ang susunod na sesyon ay matapos ng halalan, kawawa ang mga mangnunyog. Kaya ginawa ng executive order ng Pangulo ito para sa lalong madaling panahon ay mapasa kanila itong pera. Sek Mar, that was a rhetorical question. I think it was her time. Go ahead. Seryoso siguro ang gobyerno. Pero bakit ganun ang kanilang mensahe? Kung Philippine Coconut Authority na dating may 4 billion na budget ay kanilang pinutol at ginawa nilang 1 billion na lang. Kung talagang seryoso sila na tulungan ng ating mga coconut farmers. Na ngayon ay pinupuntirya pa ng El Nino at Coco Lisap. Kaya para sa akin, siguro hindi na lang salita, gawa ang importante. May 70 billion pesos nga para sa coconut farmers at yan ang pondong gagamitin para sa pagtulong sa kanila. Pero alam naman natin na hindi pinayagan yan ng Korte Suprema sa isang executive order. Kaya yan ay dumaan sa Senado. Ginawa ang lahat ng administrasyon para itong perang ito ay mapunta sa ating mga coconut Sino farmers. Sino ang Senate President at ano ang kanyang partido? Itong, Mr. Secretary. Ilan ba ang boto namin sa Senado? Kayo ho ba ay present kayo ng mga hearings na yun? Palagi ako nandun. Ano ho ba ang boto ninyo dito sa panukalang hindi ito? Hindi lang basta-basta boto. Kailangan malaman ang inyong maraming, mga panukala. Maraming, kaya maraming para dahilan akin, pala eh. Kung may gusto, pwede. Kung gusto, mabilis. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Ang importante dito ay kung totoo po, ay pwede naman pong hatakin mula sa komitiyan. Kung interesado po talaga kayo bilang senador, alam niyo yung Senate alam rules. Nyo, pwede na po, pwede pong eh, hatakin niya mula sa komite. Ng inyong Senate President kung kayo talaga po, napaka-importante. Kayo po ang nakatayo rito. Kayo po ang nagsasabi na interesado kayo basta sa ating mga mangunyo. Okay, last talagang, answer from Senator po. Kung talagang importante, Philippine Coconut Authority, 4 billion ang budget, tinanggal ng 3 billion. Alam naman nila na hindi ganon kabilis magpasa sa Senado sapagkat meron pa hanggang Kongreso at bicameral. Kaya hindi sila pwedeng umasa doon kung talagang sila ay seryoso. Matagal na po ito. 2012 pa ay nasa Kongreso na po ito. Okay. House and Senate. Thank you po, Secretary Mar. We will just hear from Mayor Duterte kasi kanina pa po nagtataas ng kamay. This has been about too many years ago while the coconut farmers are waiting for their money. Pati nanay ko. Bakit ganito? There is a Supreme Court decision. Eh, baka ikutin ulit. This is rigmarole, actually. Why don't you just say, sa ole mo sa coconut farmers? Tapos. O, Presidente dapat ako. Dapat yan. Opo, tama si Leo. Council, kunin mo yung pera mo. Senator po, would you like to answer? Kaya, because you were also talaga chair of that committee and that no, law I'm never passed. No, I'm not chair of that committee. I'm a member of the Committee on Agriculture. Pero importante ay ito. Research and development, scholarships para sa kanilang mga anak. Namatayan na nila eh. Si Efren Villasenor, na kanilang member ng head ng Coconut Farmers Association, tayo po ang inendorso. Dahil nga sa ating advokasya, natulungan ang ating mga magsasaka ng coconuts. All right, maraming salamat po. I think we have just about exhausted the topic on Coco Levy. At ngayon naman po, isa pang round ng Taas Kamay question. Taas kamay na lamang po kung kayo ay sang-ayon. Pabor po ba kayong ibalik ang death penalty sa ating bansa? Taas kamay po ang pabor dito. For heinous crimes and drugs. Drugs and multiple crimes. No paliwanag po. Maraming salamat po. Hindi pa po tapos ang debate, mga kapatid, sa aming pagbabalik. Pasasagutan naman natin muli sina Vice President Jojo Marbinay at Marrojas dito pa rin sa ikalawang bahagi ng Pilipinas Debates 2016.
Babalik po ang Pilipinas Debates 2016, mga kapatid. Ito na ang inaabangan nating bahagi ng ating debate dahil dito sa ating second round, sila na po mismo ang magtatanungan. Nagbunutan na po kanina ang mga kandidato, actually nung isang linggo pa, kung sino ang kanilang tatanungin. May 15 segundo po ang bawat kandidato para magtanong at 3 minuto po naman ang ilalaan para sagutin ito ng tinanong na kandidato. 2 minuto ang o 1 minuto ang rebuttal ng nagtanong at 1 minuto rin ang magiging sagot ng tinanong. At mag-uumpisa na po tayo kaagad. Ang una pong magtatanong ay si VP Binay at ang tatanungin po niya ay si Mayor Duterte. Mga kababayan, wala po kong itatanong kay Mayor Duterte kasi pareho kaming qualified to become President of the Philippines. Ano pong sagot niyo dyan sa puri ni VP Binay sa inyo? Wala rin ho akong masagot. Mas qualified siya kaysa akin maging presidente. Now, there are 4 of us here. Mamili kayo. As equally beautiful lady. Matagal na mayor kagaya ko. Si Sek naman, si Giti. Hindi ka na kasi mabiro eh. Minit ulo mo. It's not because there is nothing to answer. Except also to return the complaint by saying that he is more qualified than me to be president. Ang sagot po niyo doon, Mr. VP. Niwala pa na kayo. Wala na iba, magbiruan na lang. Ang naging sagot to, nagkamayan na po kami. Kung wala na pong tapatan sa inyong dalawa, tayo po ay magtutungo na kay Mayor Duterte na magtatanong naman po kay Senator Grace po. Ito Grace kasi, you'll have a chance really. May I ask you a very important issue about our country. Ito yung Spratly. What would happen if one night, gusingin ka tapos sabihin, ma'am, ang dalawa natin Coast Guard pinasabog, what would be the first 3 steps that you'd do? Mike, salamat sa pagkakataon. Unang-una talaga, dapat talaga palakasin natin ang ating AFP. Itong problema, ang ating bansa, malitang budget para sa defense. Ang China, halimbawa, napakalaki. Nagiging practical lang tayo, nagpa-file tayo ng kaso. Pero hindi nangangahulugan na dahil mas maliit ang ating bansa, ay hindi natin pwedeng pag-ipunan na depensa ng ating sarili. Ang Singapore, 4 million people lamang sila, pero walang nagbubuli sa kanila sapagkat malakas ang kanilang maritime at ang kanilang air defense. Sa ating bansa, pwede tayong lumaban, pero ito lang ang ating kailangan tanggapin. Talo tayo talaga sa China ngayon pag tayo lumaban. Kailangan natin talaga na magdesisyon na ang arbitration court at sabihin na since ang China ay pumirma dito, kailangan nilang tanggapin ang kanilang kasunduan sa ating bansa. Ito naman ang Pilipinas, kailangan ay makipagsapalaran kasama ng mga ibang ASEAN countries katulad ng Vietnam, Indonesia at Malaysia para constructively engage ang China to follow a code of conduct. Hindi ko papayagan na mamamatay ang ating mga sundalo na walang kalaban-laban. Pero ito yung problema. Ang budget ng ating AFP, dapat bibili na tayo ng surface-to-air missile para man lamang madepensa ng ating sarili. Pero nung ginawa ng administrasyon na ito, pinalitan at sinabi ang bibili lang natin ay bulletproof vest at sombrero. Importante din yon, pero bakit hindi pareho natin pwedeng bilhin yon? Pagkakataon na natin, kaya sa atin ngayon, nakakalungkot. Hindi natin kaya, pero kailangan ay pag-ipunan na natin at siguraduhin natin sa darating na mga taon ay kaya na nating depensahan ang ating sarili. At hindi tayo papayag kung kinakailangan bilang isang pangulo ay katukin ko ang pinto ng bawat bansa para tayuan nila ang pagkasunduan dito sa UNCLOS ay gagawin ko. Sapagkat ito ang realidad, pero sa tingin ko, pag nagsama-sama ang mga bansa para sabihin sa China, mali ka, tayo ay mananaig pa rin sa sitwasyon na ito.
Mayor Duterte, do you have a follow-up question? Ma'am, I'm just talking about the worst case scenario. Ang tanong ko kasi, ano, what would be the first steps that you would do if you are informed in the middle of the night, you're awakened, that yung dalawang Coast Guard cutter natin pinasabog ng China with missiles? What would be the first three steps that you would do? Ang kailangan natin gawin, syempre ang presidente, kailangan bumangon agad. At kasama, hindi ba? Hindi naman pwedeng, ay mamaya na yan, mamaya ng alas 5, mamaya ng alas 6. Mabilis na babangon ang presidente at itatawag ang head ng AFP at ang head ng DOTC sapagkat nandyan napapailalim ang Coast Guard. Kaya nga napakahina at napakabulok. Pasensya na po. Kaya nga po, dapat mag-uusap ko pa paano gagawin. Ngayon, meron tayong visiting forces agreement. Meron tayong kasunduan sa ibang bansa kung paano tayo detepensahan. Totoo, ayaw natin umasa sa kanila. Pero tayo lamang hindi natin kaya. Kung ano ang pwede natin gawin sa pagkakataon na yon, kailangan ay depensahan natin ang ating bansa. Pero ang totoo, kailangan din natin ang tulong ng ibang komunidad para tayo madepensahan. Pero hindi nangangahulugan na hindi natin palalakasin ang ating military. Thank you. Thank you, sir. All right, now, Senator Poe will ask Secretary Mar. Secretary Mar. Yes. Kayo po ang inatasan noon bilang DILG na mamahala noon sa Yolanda at pagkatapos naman noon ay dun sa Zamboanga Siege. At hindi lamang yon. Bago noon, kayo po ay DOTC kung saan nagdesisyon na palitan na ang maintenance provider, alisin ang Sumitomo at gawin ang APT Global o kung ano pa man yan. Sa lahat ng mga nangyari, may mga kakulangan. Tanong ko lang po, Secretary, hindi kaya yan ang dahilan kung bakit hindi kayo pinagkatiwalaan ng Pangulo na malaman ang operasyon ng Mama Sapano at mas pinili pa niya pagkatiwalaan ang isang suspendidong officer katulad Senator ni General po. Alan Purisima. Ayon sa unang-una, ayon sa Pangulo, siya ay hindi akala niya, alam ko, at ni-report sa akin ni Purisima. Excuse me. At ni-report at ginawa ni Purisima ang kanyang utos. Kayo mismo ang chairman ng hearing. Hindi niyo mababali ang nangyari doon. Actual, sinabi ni Purisima, sinabi ni Napeña, sa hearing po ninyo, sinabi nila na inutusan siya na saka mo na sabihan yung dalawa. Hindi ba totoo yun? Ilang beses na po yun. Nadinig po ninyo yun, actual. Kayo mismo ang gumawa ng report. At yan, kabahagi ng report ninyo. Po tapos ang kanyang oras. Yan po ay kabahagi ng report nyo. Itinago po sa akin itong Mama Sapano issue na ito. Or gawain, operation na ito. Ngayon, nabanggit po ninyo na itong sa Zamboanga. Tama po kayo, nandun ako. Tatlong linggo po ako doon, kasama ni Secretary Bolts Gasmin. Hindi po kami umuwi. Siniguro po natin. Ilang bang hostages doon? 200 mahigit. Ilan ang namatay? Isa. Ilan ang mga namatay ng mga sundalo? 10. Ilan ang namatay ng mga pulis? 8. Yan po ang mga casualty sa pagsisiguro na minimal ang civilian casualties doon sa pagsakop ng Zamboanga ng mga Muslim na mananakop. More than 260 ang nakapreso ngayon. More than 200 ang bangkay. I-addition mo yung dalawa na yon, halos 500 fully armed na tao ang pumasok sa Zamboanga at tinangkang sakupin ang Zamboanga. Nandun tayo. Madali magpasabog ng mortar. Madali mag-drop ng bomba. Pero ang ginawa natin ay surgical para house to house at street by street, mailikas natin, maisalba natin yung mga mahigit 200 hostage doon. Yan ang success ng Zamboanga. Yan po ang ginawa natin, nandun tayo at masasabi ko sa inyo na sa aking tingin, successful yung operation na yon. Nasalba natin ang mga hostages, matagumpay natin na retake at na-establish yung law and order sa kabuuan ng Zamboanga. Ngayon, I still have 35 seconds. Okay. Ngayon, nabanggit po ninyo yung Mama Sapano. Napakalungkot na pangyayari po ito. Alam na alam ko, mahusay po,
at close ang aming relasyon ni Secretary Bolts-Gasmin. Wala pong intrigahan, wala pong inggitan. Magkasama kami sa Bohol, magkasama kami sa Yolanda, magkasama kami sa Zamboanga. Kung nalaman ko ito, then malalaman din ito ni Secretary Gasmin. Ang armed, sentido common lang ito. Armed Forces of the Philippines lang ang may mga helicopter, mortar, bomba, armored personnel carrier na siyang makakapagsalba sa ating mga tropa doon. Maraming salamat, Secretary Mar. Senator po, your follow-up question, please. Ang totoo po dyan, ang Pangulo mismo ay kinailangan pang pumunta sa Zamboanga para talagang tignan na maayos ang operasyon. Kung tunay na nagtitiwala sa mga namumuno nung panahon na yon, bakit pa niya kinailangan mismo pumunta ron? Hanggang ngayon, marami pa rin ang wala sa kanilang permanenteng tirahan, kakagaling ko lamang doon. At mismong doon sa Yolanda, ilang daang libong mga bahay pa rin ang kailangan itayo. At ilang daang libong, ilang libong ektarya pa rin ang kailangan tamnan. So para sa akin lamang ay ito. Maaring nabigyan ka ng maraming pagkakataon, pero sa tinagal-tagal ng pagkakataon na binigay sa'yo, ano ba ang mga naiambag mo? So para malaki ang mga naibigay sa kanya, DOTC, DILG. Pero parang kulang pa rin. Yan po ay gagaling sa isang katunggali ko po. Lahat po tayo rito nakatayo, tumatakbo sa pagkapangulo. Ikaw ho ba bilang pangulo, kung yan ang nangyayari sa Zamboanga, hindi po ba napupunta ka rin doon? Ako pupunta ron. Bilang secretary, pupunta ako doon. Ang pangulo pumunta, trabaho ng pangulo, ang moral, ang pagsiguro na lahat ng puwersa ng pamahalaan ay nakatutok sa seryosong problema na nagaganap sa Zamboanga. Putukan ito, more than 500 ang tinangkang sakupin ang Zamboanga City. Hindi basta-basta nangyari ito. Tatlong linggo ang mga tropa, mga scout rangers, ang iba pang mga specialized units sa iba't ibang bahagi ng bansa natin, kinailangan na ilipad doon para lamang masugpo itong pagsakop na Zamboanga. Bilang Pangulo, dapat lamang na pumunta siya ron. Nandun siya, siyam na araw, kami nandun tatlong linggo. Pumunta lamang ako doon, kaagad-agad, kung hindi ko pinagkakatiwalaan ang mga tao na naroon. Sapagkat ang isang pangulo ay kailangan ligtas at ginagawa ang kanyang trabaho sa isang lugar kung saan siya ay hindi mamimiligro. Hindi kailangan ng pangulo na siya mismo ang mag-uutos sa mga sundalo at mga pulis kung anong gagawin. Kaya para sa akin, ang mismong pahiwatig na ang pangulo pa ang kinailangang pumunta ron ay kakulungan ng tiwala sa mga namumuno sa panahon na yon. Last answer, please, Secretary. Ibig sabihin, ang sinasabi po ba ninyo, wala siyang tiwala sa AFP Chief of Staff, sa Air Force, sa Navy, sa Marines, lahat po ng mga pinuno nandun, sa kay Secretary Bolts-Gasmin. So, hindi naman po kasi pwede na isang patakaran para sa akin, sa pagtingin po ninyo, at iba naman po ang patakaran sa kabuuan ng Armed Forces of the Philippines. Pero ito pa at, excuse me, trabaho po ng Pangulo para palakasin ang loob ng ating mga nasa front lines. Yan man ay nasa sakuna, yan nasa gera, sa kapulisan. Ako, siguro yan po ang kaibahan natin. Ako, pag ako naging pangulo, pupuntahan ko. Yan ang pinakita ko nung DOTC ako, yan ang pinakita ko nung DILG ako. Hindi ko makakayanan na makita na may problema, na may magagawa naman ako. Kung wala akong magawa, di hahayaan ko. Pero kung may magagawa naman ako, ay pupuntahan ko at gagawin kong lahat. Papangatawanan ko ang aking trabaho at ang ating responsibilidad na gawin ang lahat para sa kapakanan ng ating mga kababayan. I will have to keep this to 15 seconds, Senator po, and another 30 seconds to answer, and that's it. Pawalang galang na po. Pwede ba kami makapagsalita rin? Kami, wala na. Alam mo kasi, hindi buo ang katotohanan sa sinasabi ni Secretary Rojas. Mr. VP, and I think we all agreed before we started the face-off that there will be no more reactions from the other two candidates. So, for the sake of interest and fair play, once again, I will have to confine it to the sagutan of Senator Po and Secretary Mar. And we're already overtiming here, Senator Po. So 15 seconds, please, just on that, and another 30 seconds, and that's the last. We are not satisfied by the answer. I think maybe, okay, why don't, you know, we've given you also certain concessions because we started late. Why don't we give also a chance to... Sure. If there is a consensus here, Secretary Mar, are you in agreement that they will also react?
But it's only alam one mo, and two of them want to speak. Lahat tayo, or three. Lahat tayo but we agreed nagsasabi, before the segment. Lahat tayo nagsasabi, rule of law. Lahat tayo nagsasabi, susunod, ipapatupad natin ang batas. So we lahat shall tayo, keep to the debate rules that we agreed upon before this segment. Masunurin tayo sa batas at Secretary sa mga reglamento. Secretary Mar, yes, that's tapos, a given po. Ngayon, yes, ayusan, po. Arigluhan, hindi yan ang Pilipinas Secretary na Mar, nais kong pamunuhan. We are hearing you. Hindi po, so, hindi po arigluhan ito. Ito po ay pagboto ng mayorya Senator na ating po. Dinadaan sa pagboboto. Meron po tayong mga patakaran na pinagkasunduan. Have... Kayo po ang nagsabi, Senadora yes, Grace. Dapat we must be out no at 8 p.m. Kayo po ang nangunan okay. Doon. Kayo po ang nagsabi, we must follow the rules. Secretary sinusunod Mar, yes. Po natin ang rules. Okay. Tapos ngayon, dahil... The decision is final. 15-second question and another 30-second answer and that's the end of your tapatan. Sige thank na you. Lang. No, I think they... I no, was giving you the thought, floor to them. I thought you, ay, you were asking pwede one magsalita other question. Na? Nag-agree ay, na po na tayo. Ibigay na kay... Kasi alam mo ito. Now you have a chance to answer because hindi, we can now move on to the next questioner. Ang susunod pong magtatanong ay si Secretary Mar at ang tatanungin po ay si Mr. VP at pwede po kayo magtapatan dito sa inyong time. Okay. Secretary Mar. So ako nang sasagot. Ako nang sasagot. Secretary Mar will yes. Now Vice answer. Vice President Binay. Oh. We're now, Secretary Mar. Si Senator po yata ang magsasalita. Rules. Hindi po. Sa rules po, ako po ang magtatanong sa inyo. We're moving on to the next pair who will... Q&A each other. So, okay. Secretary Mar, please. Okay. So, Secretary Mar, your question to VP Binay. Oh, yun. Vice President, nandito sa harap ng sambayanan, maaari nyo nang sabihin ang buong katotohanan. Hindi nyo hinarap ang Senado, sinabi nyo parating politika na lang ito. Pero COA, Ombudsman, Senado mismo nagsasabi na may katiwalian sa Makati nung kayo po'y nanunungkulan. Ito po ang pagkakataon ninyo. Mr. VP. Talagang kumbinsido na ako na ikaw ay isa sa namumuno dun sa pagsabi ng o paggawa ng demolition by perception. Ako dumating dito, kaya ako pinagigit-gitan, ilabas ko yung aking mga dokumento para pakita ko sa inyo ang aking salin, kung ano ho ang network ko, yung aking income tax returns para malaman nyo kung saan ang galing yung network na yun. Yun kung sa amlang sinasabi mo, na ito ay pinadidismiss na ng AMLA. Iyan, eh, pero ang punot dulo nito, rule of law. Hello, corruption is a criminal offense. Ha? Pero hindi ka pwede namang masabing guilty kung hindi walang hatol ang hukuman. Ang nangyayari sa ginagawa ninyo, bintang-bintang ng walang katotohanan. Ha? Yun, hindi naman sinasabing pag may findings o may findings yung COA, bakit sinasabi ba doon hukuman ba yung COA para magsabing guilty or not guilty? Ha? Ang hirap sa atin, o sabagay, ito talaga ang hirap na magtrabaho sa gobyerno. Pag pinagbintangan ka, nakatulad ng magbibintang si Secretary Rojas, parang ang disipulo ito ni Goebbels, na yun ko ay kasasabi ng kasinungalingan, baka maniwala ang tao. Iba ho ang mga butante natin. Hindi ho ninyo madadala ang mga tao sa puros kasinungalingan. Tapos na po ang sagot ninyo. Secretary Mar, your reaction please. Hindi po ako nagsasabi na may pagnanakaw. COA mismo ang nagsabi. Halimbawa, kalalabas lang, sabi ng COA. Isang parking building. 26,000 square meters lang po. Ang halaga, ang original budget, 280 million pesos. Tanong, paano lumobo ito tumahigit 2 billion pesos times 10? Simpleng-simple lang po. Kayo po itong pagkakataon ninyo, imbis na sinagot ninyo na, hindi ko alam, mahal, gold-plated, hindi ko alam kung anong ginawa ninyo doon, imbis na sinagot ninyo, si Goebbels o kung sino pa ang inyong nabanggit. Ito po, sabi ng COA mismo. COA nagsasabi nito. Senado nagsabi nito. Hindi po ako. Ang kama po, 34,000 pesos. Ito po yung hospital bed. Para sa ospital ng Makati po ito. Nabili po ninyo, 500,000 pesos. Ito ay mga aktwal na datos na lumabas sa COA report. Pagkakataon po ninyo, may isa pa kayong minuto ngayon para sagutin kung saan napunta itong perang ito.
Oras mo yun, hindi ko oras yun. Ngayon, binibigay mo sa akin ng oras, dagdag pa natin. It's a baby, kayo na po, Secretary Mark. 2 billion pesos. Ako na akong sasagot, di ba? Oras ko na ngayon. Yes, oh, yes. Kasi sinasabi niya, oras ko yun eh. Hindi, kanina po, nagro-roll pa po ang timer. Anyway, alam mo, Mr. Rojas, ang mga problema mo, ilang taon, taon-taon, kung mga 6 o 7 taon, sinabi ng COA, regular, tama ang pangyayari. Ha? Ngayon, dahil dito sa lumabas dun sa Senado, yung mga kasama mo, sinabi, COA, maglagay ka ng special audit. Special audit. Pero may sinabi doon, yung kayo, mga magkakaroon ng special audit, palalabasin ninyo na may kasalanan ang mga binay. At kung hindi, this is part of the record, excuse me, ha? Kung hindi, ano sabi ni Senator Trillanes, isasama ka namin sa habla. Nagtumayo po sa katotohanan yung sa special audit. Sabi ng special audit, everything was regular. Ha? O ngayon, pinasama sa habla. Pinahabla yung COA. O, ito ho yan, sabi ko nga sa iyo, COA position na ito naman ho, taon-taon, sinabing regular po yan. Ngayon. Tapos na po, Mr. VP, ang inyong oras. Meron po naman ngayong reaction si Secretary Mar. 1 minuto? Yes, 1 minute. Simpleng-simple lang po, 16,000 pesos na sterilizer. Nabili ng ospital ng Makati, 1.5 million pesos. Meron po kayong ultrasound. Ang isang ultrasound, 1.3 million pesos. Yan yung nasa bill of particulars nung unang sinimulan ang project. Ang actual na nabili, 8 milyong piso. COA po ang nagsabi niyan. Ngayon, sinasabi po ninyo, walang malasakit itong palpak at walang malasakit itong pamahalaan na ito. Hindi po ba na yung palpak ay isang tao na bumibili ng 16,000 na sterilizer sa halagang 1.5 million pesos? Hindi po ba na ang walang malasakit ay isang tao na para sa ospital ng Makati, para sa mga sakit, ay bibili ng sterilizer na 16,000 sa halagang 1.5 million pesos. Yan po ang lumabas sa Senado, yan po ay lumabas sa COA, yan po ang habla dyan sa ombudsman ngayon. Hindi po ako nagsasabi niyan. Pagkakataon po sana nito, pero hindi mo ginamit na linawin ito. May isang minuto ito po kayo, Mr. VP, para sagutin. Alam mo, Mr. Rojas, sa Sandigan Bayan, maraming kaso ang natalo dahil sa yung COA ay nagte-table survey lang, nagtatanong kung ano. Alam mo, yung sinasabi yung presyo, yung kaibigan mo, si Senator Trillanes, say ito, ang mahal-mahal nito. Oops, we are entitled to buy, mamahalin. Kasi you sell peanuts, you get monkeys. Hindi ko sa presyo natin titignan kung tama ba ang kalidad ng binibili mo. So, anyway, nakabinbin pa ho yan. Ulitin ko lang, Mr. Rojas, mga kababayan, hukuman lamang ho ang makapagsasabi kung kami ho ay guilty or not. Hindi ho yung bintang mo, Mr. Rojas. Mr. Goebbels pala, sorry. Maraming salamat, Mr. VP. Dito na po magtatapos ang ating tapatan, pero hindi pa po tapos ang ating debate. Sa ating pagbabalik, mga kapatid, pakinggan po natin ang mensahe ng ating mga kandidato sa Sambayan ng Pilipino. Ito pa rin po ang Pilipinas Debates 2016. Live pa rin po tayong napapanood mula dito sa University of the Philippines sa Cebu. At tayo po ay tutungo na sa panghuling pahayag ng ating mga kandidato. Pero bago po yan, magkakaroon lang po tayo ng huling taas kamay na tanong. Muli po, taas kamay lang po ito, walang paliwanag sa tanong na ito. Sino po dito ang pabor na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos
sa libingan ng mga bayani, itaas lang po ang kamay kung pabor. I will explain in the in my wala pong time. Paliwanag. Sorry yes. Po, Mayor Duterte. But other venue. Okay. I said I would explain why. Mayor Duterte, I'm sorry. Wala here. Pong paliwanag. Not here. All right. Explain to the people why. All right. Salamat po, Mayor. Salamat po sa lahat ng mga kandidato. Divisive. Okay. Sa puntong ito po, pakikinggan na po natin ang panghuling mensahe ng ating mga kandidato. May 2 minuto po ang bawat isang magsalita. Unahin na po natin si Vice President Jejomar Binay. Ako na naman, ang una. Anyway, mga kababayan, enough of mediocrity in governance. Performance, hindi ko pangako. Gawa, hindi dada. Pag ako ang naging Pangulo, daladala ko po ang malawak kong karanasan sa pamahalaan. Mayor, Chairman, Governor ng Metro Manila, naging Vice President po ninyo. Kakayahan sa pamumuno. Yung kakayahan ko po sa pamumuno, nung dumating ako sa Makati, maraming mahirap. Nung ako ang namuno, nabawasan ang mga mahirap. Maraming walang trabaho sa aking pamumuno, maraming nagkatrabaho. Sa aking pamumuno, we were able to deliver quality basic services. Quality. Sabi nga namin, walang mamamatay sa Makati ng sakit dahil sa kahirapan. Libre libro, libre lahat ng pangangailangan ng mga bata. Noong dumating ako, malapit ang mabangkarote ang Makati, 240 million pesos. Meron pang utang na 200 million. Nung ako ho ay umalis, yung 240 million, nagawa ko pong 11 billion pesos. Yun ho ang aking kakayahan na namamuno. Pero mas importante po ay yung malasakit sa bawat Pilipino. Ako po, ito ho ang saking palagay, the Filipino people deserve no less from the President. Ako po si Jojo Binay, ang inyong pangalawang pangulo, ng kandidato po ngayon na pagkapangulo. At number one po ako sa balota. Maraming salamat po. At ngayon po, pakinggan po natin ang panghuling pahayag ni Mayor Rodrigo Duterte. Yes, thank you. In this country, there is trouble everywhere. There's corruption, there's criminality, and the flooding of drugs, which is really instilling fear in us, in the government. But, you know, if you cannot stop corruption, you cannot stop criminality, and you cannot stop drugs. Why? Because some people in the government, not all, are into crime, smuggling of rice, smuggling of everything, smuggling of airplanes and all. And we just cannot grow. I hold it as an article of faith, I said, that no progress can ever happen to this country with these things around. I will try to suppress crime. I could not promise you heaven. I will try to stop drugs. And if President, I said, in 3 to 6 months, I will stop corruption in government. I have to provide security for the present generation and the coming generation who take us into, I don't know where, but they would be now in command of society. We have to protect the children. We have to end crime. And I said, drugs must be suppressed. And I will, all of my opponents, they have presented a program. I made short remarks. Bullet remarks, because all of these are platforms. I can tell you now that I will provide leadership. Not only the platforms, but leadership. And maybe copy the best of their para programs at ayusin ko. What's good in this program, Grace Pati Kaymar, I will adapt it if it's good. And leadership, I will do it.
Maraming salamat, Mayor Rodrigo Duterte. At ngayon po, ang panghuling pahayag ni Senator Grace po. Una-una, maraming salamat sa Cebu. Dagang salamat sa Visayas sa inyong pag-host ng debate na ito. Hindi natin napag-usapan. Pero ito mga plano natin sa Cebu kung sakasakaling ako ay maging Pangulo. Unang-una, itutuloy natin ang pangatlong bridge. Kailangan magkaroon tayo ng Mactan Bridge, ang circumferential road para mabawasan ang traffic. Ang problema sa tubig, dagdagan ng dams dito sa Visayas. Ngayon, doon naman sa ibang lugar, katulad sa Iloilo, dapat ay malagay na rin ang ating matagal nang iniintay ng mga tulay. Magmula Iloilo papuntang Guimaras at Guimaras papuntang Negros na konektado ng tulay. Yan po ay ating gagawin. Pagtulong na rin sa marami nating mga mangingisda na nahihirapan dito dahil na nga sa problema ng kakulangan ng isda na magtayo tayo ng mas marami marine sanctuary at trabaho para sa kanila. Yan po ay para sa Visayas. Pero sa buong bansa, marami pong kailangan gawin. 25 million po ng ating mga kababayan ay pareho-pareho naghihirap at mababa sa 330 pesos ang kinikita sa isang araw. 15 million pa rin ang ating mga kababayan ang nagugutom. Kailangan ay ayusin natin ang ating sistema. Ang korupsyon ay kailangan masugpo. Bilang Pangulo, ako mismo ang pipirma. Kailangan mabilis at may determinasyon na hindi kasama ang aking pamilya o ako paman sa anumang transaksyon o kontrata sa gobyerno. Pangalawa, dadamihan ko ang mga preso kung saan ang mga tiwali sa gobyerno ay ilalagay ko mismo doon, kaibigan man o kaalyado. Pangatlo, yung mga iba ay nagdududa kung kaya ko bang labanan ang drugs. Kaya, bilang isang pangulo na maraming inaasikaso, kailangan may mapagkakatiwala ang crime czar at ilalagay ko ang isang may Medal of Valor na talagang magaling na si Colonel Corbin na nirerespeto ng PNP at AFP na makipaglaban sa krimen at sa droga. Yan po ay ating gagawin at bilang Bisaya, nais ko pong sabihin, ako po gagawin ko ito. Akong isang pinanganak sa Iloilo. Maraming salamat po. Senator po. At ngayon po, pakinggan po natin ang panghuling pahayag ni Secretary Mar Rojas. Madamong asalamat mayong gabi sa aton tanan. Napamatian na nato ng tanan, kag nahambal naman ang tanan. Ibig sabihin nun ay nadinig na natin ang lahat at nasabi na rin ang lahat. Sa Pilipinas, napakahirap maging disente. Madalas ang mga disente, sila pa ang nahuhuli. Nahihirapan. Magbabanat ka ng buto sa pagsasaka, babarating ka ng trader, at ikaw pa ang lugi, may utang ka pa. Gagawin mo ng tama ang iyong trabaho, pero ang sip-sip o kamag-anak ni bossing, sila ang maganda ang schedule, sila ang mataas ang sweldo. Pipila ka, sisingitan ka naman. Magbabayad ka ng kuryente, kakabitan ng jumper ang linya mo. Itong sistemang ito ang nasimulan nating baguhin sa daang matuwid. Sinitan natin ang mga sumisingit at tinanggal natin ang mga jumper. Alam natin lahat, marami pa tayong kailangan gawin. Kailangan na mapasama natin sa 4Ps, napakarami pang, milyong mga pamilya na nangangailangan. Kailangan masama natin sa PhilHealth ang coverage para sa napakarami pang iba. Marami pang mga tulay, kalye, at classroom na kailangan na mapagawa. Pero alam nyo, umaaligid na naman itong mga nandja-jumper, itong mga sumisingit. Dahil nais nilang hijackin yung ating magandang nasimulan na. Dapat natin ipaglaban ang daang matuwid. Kung may kulang, punuin natin. Kung may mali, itama natin. Para dito sa ating bansa, tuluyan na makapamuhay tayo kung saan nagtatagumpay ang disente. Iniimbita ko po kayo, ibalik natin ang Pilipinas sa mga disenteng tao. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. Palakpakan po natin ang lahat ng ating mga kandidato. At dito po nagtatapos ang ating debate, pero hindi po nagtatapos ang ating programa sa telebisyon at pati na po sa online. Huwag pong aalis ang mga taga-subaybay dahil pagkatapos po nito ay ipakikita po namin sa inyo ang lahat po ng mga eksenang naganap bago po mag-umpisa ang debate.
Kaya huwag po kayong aalis ang mga nanonood po sa telebisyon, nakikinig sa radyo at pati na po sa aming live stream. Samantala, maraming salamat po. Huwag po kayong aalis. Magpapasalamat lang po ang aming COMELEC Chairman Andy Bautista at ang aming presidenteng si Noel Lorenzana. Mr. VP po. Balik po ang Pilipinas Debates 2016 at bagamat tapos na po ang debate, hindi pa po tapos ang ating programa. Sa mga nag-abang po sa aming debate na magsimula kaninang alas 5 ng hapon, mapapansin niyo pong naantala po kami ng higit isang oras. Ito po ay dahil sa hindi pagkakaunawaang naganap sa kampo po ni Mr. Vice President Jejo Marbinay at ng News 5 at pati na po sa kampo ng iba pa pong kandidato. Nagsimula po ito sa isang miscommunication tungkol po sa regulasyon ng kung maaari daw pong magdala ng notes ang mga kandidato sa podium. Ang COMELEC rules po ay pinagbawal ang pagdala ng mga notes. Subalit sa isa pong miscommunication na ipahayag po namin, ako po in particular, sa kampo po ni VP Binay na maaari po siyang magdala ng notes. Nagkaroon po ng maigting na debating na ganap po at yan pong mga eksenang yan ay amin po namang na-record sa aming camera at nais po naming ihatid sa inyo dahil bagamat mainit nga po ang naging debate, naging mahusay din naman po ang naging usapan ng mga kandidato. At in the interest po of fairness and full disclosure, ipapalabas po namin ang mga eksenang yan ngayon. Maraming salamat po. Bakit mo naman inaway? Bakit mo naman inaway? Wala akong inaway. Hindi ba magkasama kayo sa isang kwarto? Ano nangyari? Wala. Sinabihan ako gustong palitan ng rules, pero kaya nagantay lang kami nasabihan kung tuloy o hindi. Pero magkasama kayo sa isang holding room? No. Ay, hindi pala. Eh, bakit kami magkasama? Okay naman kami. Silang dalawa, kami ni Grace dito sa isang kwarto kasi bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede na ba? Nagtataka din ako eh. Ikaw ata nagsabi huwag mong ipapasokin si Duterte dyan. Oo. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo sinusundan ko. Pero ako mas kinasino makasama ko sa kwarto basta matino. Ako na yun. In fairness, Mayor, okay yung ating pagsasamahan kanina. We stick to issues. Walang nakasulat, ha? Walang kodigo. Ano bang materials gusto niya dalhin? Mayor, sabihin mo yung prepared kang dalhin, ano nga? Ako, sabi sa the rules of the game is that you cannot. Ngayon, if you allow this guy to have his dossiers, I will order for the dictionary to come here. I would like to make a clarification on TV5. So for starting late, we're not, are we still going to do the 2 full hours? I think it's confusing. 3 hours. It's 3 hours. Six, seven, eight, nine. 3 hours.
masama pa naman ang tiyan ko. Tatlong beses na ako bumalik doon. So if I feel like doing it again, you have to wait also. Yeah. You waited for these guys, but you not wait for us. I think that's acceptable and reasonable, Mayor. Hindi, Grace, magkanta na lang tayo. Gusto ba? Sige, duet. Ikaw. Anong kanta? Ikaw. Bakit ngayon ka lang? Ayun pala yung panel natin eh. Kayo pala dyan eh. Nandito pala si Senator Gringo rin. Hello? Ayan. Ray? Para mga ano ito ah. Senator. Ah, okay. Hindi pa naman... Yan ba yung campaign outfit nyo? Sinabihan kami, according to the rules, mag-campaign outfit eh. Bakit? Puti naman to eh. Pero dahil nakadami. Pwede pa rin. Pero ito hindi campaign outfit to ni Mayor. For sure. Huwag ka lang magalit, ha? Hindi pa. Pangluto yan eh. Ano? Pangluto? Ano yun? Ha? Huwag mo lang. Mabuti na lang kung hindi ko alam kung ano yun. Pwede rin pang nurse. Ah, ano. Diba? Pang nurse. I'd like to describe you. Walang ano to, ha? Ano lang, Venice of life. Ikaw talaga pristine. Ang labas. Kasi ikaw, totoo, naka-white ka. Kasi nakaputi. Pero kayo naman, nakaputi kayo yun. Off-white. Tangina, binirili ko ito dyan sa ano? Ready-made, dito, oh. Binili ko sa, kanina pa naman ako dito sa Cebu. Alauna. Ano na, pwede ba tayo umupo? Ang liit pala nito. Maybe you'd acknowledge the presence of Governor Davide. Ay. Afternoon, sir. Sir. Vice Governor Agnes Magpale. Yes, Vice. Congressman Luigi Kisumbing. Congressman Advincula. Mayor Tommy Osmeña. Mike, Attorney Mike Toledo. Mr. Lourdes de Vera. Secretary Ace Durano. Wala ako nakilala dito. Ito. Ah, ikaw. Si Mike Toledo. Actually, I apologize, but hindi ko talaga kayo nakita agad. Hindi, may ano na rin Senator ako. Pimentel, Coco over there. I do not have the good odds. Lizard ako. Ito. Alam especially nyo, with the lights dito, nagbabounce eh. It's Tita Annabelle. Welcome back to Bloomberg Philippines. Not a lot of people will contest this, but that was probably the most grueling 3 hours for the presidential aspirants. But we're not yet done here at Bloomberg TV Philippines. For the next 30 minutes, we'll dissect the candidates' platforms and the promises the Bloomberg way. Still with us tonight is to weigh in and help us separate fact from fiction is Luis Dumlao, Dr. Luis Dumlao, I should say, senior economist at the Ateneo de Manila University. Thanks for helping us, sitting with us through the entire thing, Dr. Dumlao. Yes. First of all, we got to address the elephant in the room, that massive delay at the start of the show. We were expecting the show to kick off, the debate to kick off at 5 on the dot. That is what happened the previous time. And as we saw, there was a bit of kerfuffle over the rules that the COMELEC has laid down. Well, Luchi Cruz-Valdez did explain exactly what went on in terms of the miscommunication, but at least, you know, it bears repeating exactly what happened so that we actually paint the picture that it was a fair debate, which is a confusion of the rules up front. And it basically put all the candidates straight off the bat onto
the wrong footing, basically, and then they basically essentially looked at each and were at loggerheads straight away, and that essentially set off the well, that heightened enough tension to make the debate exactly. All right, let's get straight into it. I want to kick off first with a firing salvo from Mayor Rodrigo Duterte, who was first off asked about climate change. And yes. He goes, it is the industrialized nations that should be blamed. And I'm paraphrasing him in this instance. They can't seem to invoke the sanctions. And the Philippines as a country contributes very little to the overall carbon emissions. We actually have a chart showing just our commitments to the COP21 pact, and it is true that the Philippines as a country committed 70% to reduce our carbon emissions by 70% by 2030. That is a massive commitment when you compare it to countries like Thailand, Indonesia, China, USA, and India, all of whom, most of whom I should say, particularly China, USA, and India are huge polluters or huge contributors to carbon emissions. Well, the mayor says we contribute a little of that to the emission, and there's truth to it. But the thing here is, it's not like it was imposed on us. It's not that we are being dictated upon to do this. But what it basically is, this is an agreement. We talked about it. We negotiated it, and in the negotiating table, in terms of climate change, there are blocks. And we belong to the bloc who said finally that regardless of what happens, we will do our responsibility for the rest of the world. And so that's the issue. It's not being forced upon us. That 70% indeed is the highest among those shown. But that 70% is our own commitment. We will do it. That's our position. Yeah, I spoke to Dean Tony Levine of the Ateneo School of Government, who actually led the negotiators then. And he did say this is 70% reduction from the business as usual case study. So again, it's not, to be realistic about it, there are two things that he put there, which also builds on what you're saying, Dr. Dumlao. First of all, it's a commitment we impose on ourselves vis-a-vis the industrialized nations and our developing nation countries. In fact, we led the bloc of developed nations in terms of looking at this, and we won a climate Ray Award for that. So let's put that out there. And the second thing he did mention was that you look at that 70% reduction, there's a lot of cost associated to that. The UN estimates around $30 to $70 billion by 2030 that Asia and developing nations needs to get. And the thing is, there is a funding window for that. The U.S. Climate Green Fund is $100 billion. So it actually is there. So it's not necessarily a case of the Philippines funding these things. It is actually something that is contingent upon other countries funding it. And Dean Tony Levine did make that clear, that it's something that they can implement for as long as they get help from the other countries. And also, that was shown in the graph here. Among those countries... If we countries, could just pull up the was, graph yes, again. I mean, except for China. Among those countries, we are the most affected in terms of calamity. Yeah, the UNEP just estimate that we are the fourth most vulnerable country from 1995 to 2014. I'm sure we're going to either rise up there or even stay within that top quartile only because of that vulnerability to climate change and the fact that we're in the Pacific where climate rise and sea rise is going to be inevitable. Yeah, so just being moralistic about it, regardless of what happens, we have to do that. So at this stage, is it fair to say that Mayor Duterte did not answer the question? Because the question for this particular instance was not whether, you know, is the Philippines committing too much? It's that can we hit that 70% target by 2030? Again, that's contingent also on the funding. But there was also the debate on the coal. That was not on the energy. The candidates were not specific about Secretary Rojas talks about tax breaks. Mayor Duterte brought about the thing about the oligopoly in the energy sector. Senator Grace Poe talked about dams, building more dams and water entrapment facilities. But the only, whether right or wrong, the only probably realistic mention was the fact that our constitution does not allow majority ownership of utility companies. I think it was Senator Poe who did mention that. I mean, you know, Secretary Ross talked about... Senator Poe, Secretary Ross talked about, you know, tinkering or amending EPIR, the Electric Power Industry Reform Act.
Having said that, though, no matter what you do with the legislation, if it doesn't give signals to an investor community right now to come in, and at the same time, this sector, as you mentioned, mm-hmm. is restricted in terms of foreign investment, you're going to have the usual players just coming in. Yes. And at a 5.7% growth rate for the industry versus for demand versus a 5.3% supply, you're going to have a deficit there by 2030. The question is, who's going to fill that gap? And yeah. I mean, Senator Poe did mention he wants more foreign direct investment. She thinks the Constitution needs to be changed to get more players into the sector. So I think that was a very pointed discussion. Right. Yes. As far as the Imperial Law, actually, she said there is no point to reopening the Imperial Law without constitutional change. Is that valid argument? You can change it, but it's Mayor Duterte who said it. There's oligopoly. So you can change the rules, but, you know, in a sense, if there's this oligopoly that's still there, it's oligopoly playing. So it's still going to be there. There's still going to be market inefficiency. But doesn't beg the question that the reason why there are oligopolies in a sector like this is because it's restricted to Filipinos? Yes, you could say there that. There you have it. Yeah. But let's go back to your argument of the power mix. Yes, we actually have proof from the Department of Energy statistics that, yes, coal is still our number one source of power. We are at 42. I believe one of the candidates said 50%. It's actually 42.8, a little over 42% based on the latest data from the Department of Energy. Here we go. Natural gas is, there's a little bit of activity on this front. There have been a few power plants that have been installed over the last couple of years, but yes, very much still showing that coal is our primary source. And no one mentioned here that the sad thing about here is the other, which is 0.5%. Intermittent sources renewable. Yes, and that's no one's mentioned that. That's where the clean energy has to come. It's interesting. We dug up data from the Department of Energy and the feed-in tariffs that are necessary for these intermittent sources to come in. Only around 322 megawatts has actually been approved, whereas, according to both Greenpeace and extrapolated data from the Department of Energy, you need 13,161 megawatts by 2030. 11,000 of that, 87%, are open to the private sector. But the problem is, if the data is to be verified, around 13,000 of that is already projected to be coal. So is there going to be a crowding out of renewable energy? Once you have these big baseload power plants there, how can you take them back, right? So it's a big issue in terms of making those decisions right now. But again, if we were to go back to the power mix, what Mayor Duterte was arguing was that the UN, alongside a lot of these other industrialized nations, should be paying for hydro and investments in hydropower and solar power. Again, if you take a look at our power mix in the Philippines, we are very much lagging on those two fronts. Again, is that a valid argument? The argument, again, he said it himself, that the outside countries cannot dictate upon us. Well, if he said that, then we cannot dictate upon others also. So you say that others should do that. That's an idealistic thing. It's just like you're praying for them to change their ways, and you can't do that. The same way that he said that others cannot, in a sense, dictate upon us, except. What we've done is, in terms of clean energy, in terms of reduction in emission, we've said we will do the right thing regardless, and we are victims. Again, this is the numbers. No one's mentioned. It has to increase. The cleanest one here is the others, and then we have the geothermal. We don't have the numbers here, but the owners here. No one's mentioned here the oligopoly. These are run by the ones that producing through coal. It's run by many conglomerates. Yeah, big conglomerates. I think one thing to also note here is that this is a dynamic thing that will change over time, and a lot of it has to do with local resource limitations. Natural gas is primarily Malampaya. They're scheduled to actually run out, at least be less economic to run by around 2030. So there really needs a plea. Another fuel to displace that. And right now, the market signals, as an economist, market signals are important to you, right? They're looking at coal because that's basically a baseload fuel. What are the chances that the government can actually shift, you know, does it mean strong leadership that to shift the incentives to get the renewables? It's going to take a lot of political will to do that, right? Yes, it would take a lot of, well, first of all, you have to change the constitution in terms of foreign investors being able to invest in raising the level of competition in the energy sector. You keep the competition. But right now, in a sense, Mayor Duterte was right about that there is
he implied it, that there is an oligopoly that's going on sector. And I remember Senator Poe mentioned that, you know, there are studies done, you know, wind mapping 70,000 megawatts. I mean, obviously that's still a prospective study, but again, a lot of renewable sources out there to be developed, but you need clear market signals and incentive to get them in in the mix. And if you think about it, you have the DOE saying they want a 30% coal, 30% renewable, 30% natural gas. But how are you going to get that? I mean, this is an arbitrary number unless you put the specific incentives in. This is where government regulation comes in. It's one of those things that if the market cannot provide national defense, and the market cannot, and market signals will not send that signal that it will pay for national defense, then government steps in. But this is one of those things. Government has to step in and find ways to be able to, for us to produce renewable energy. Absolutely. All right, we'll just pause for a short break. The Bloomberg analysis will return. Welcome back to the Bloomberg Analysis. Now we have Dr. Dumlao again to give us edified information and value-added information for this debate. Now let's talk about taxes. Very important. It was touched on. And again, a question was asked to Vice President Binay about how can you actually make those massive tax cuts and exemptions happen with the massive spending that he's also outlining in terms of his programs. The basic answer of Mayor Binay was not to be... He said it directly to Tony Abad to be not scared about it. My own answer as an economist is I'm still scared about it, basically. He talked about exemption for the 30,000 pesos per month. So anyone earning 30,000 pesos per month or less will be taxed exempt, as opposed to the simplest of, at present, I think it's around 6,000 pesos per month. So that's a big number that we're talking about. His argument, he said, was that if you reduce the tax, okay, suppose people's income will increase. That's the usual argument. And if people's income increase, they will be able to increase their consumption. The economy is going to do better. So supply side economics. Yes, and government's going to have higher revenue. Okay, we have to mention this natural experiment that was last year. There was a tax cut last year. What it used to be was that like a 13-month bonus, anything under 25,000 used to be, was not taxable, but anything above was taxable. But that's a 20-year. And they raised the ceiling to 30,000. They raised, no, more than that. I think it's around 80,000. So that's a natural experiment of us finding out what the true effect of a tax cut is. Well, the viewers want to know exactly, did it actually make a dent in terms of economic growth? Well, there you go. That's first of all, the initial number says it's no. The economy actually slowed down. Well, is it because it's still early days, though? It picked up in the. The common argument, going back, if we have long memory enough to look at the newspapers, all these politicians were saying, well, you know, it's Christmas, 13th month, they're going to increase their expenditure, and if they increase their expenditure, 13th month, Christmas, so supposedly GDP. Is going to pick up, GDP growth is going to pick up on the fourth quarter of 2015. Mm-hmm. And what's happened? Yes, it picked up 6%, but I doubt if that's the reason. But we saw also government expenditure increasing by 8%. So I think that's the main reason why. The pump priming more than the tax. Yes. Now, well, there's also one thing also with it. You know, the supply side economists also talk about the fact that when you spend more, you actually will have a tax base increase because of the VAT. But apparently, the Family Income Expenditure Survey do show that if you're a lower middle income class or a lower income class person, you'll actually be able to have, you won't even spend on VAT related items. You're going to buy your food, cook it at home,
And that doesn't come into the VAT net also. So it, a lot of these things have to be parsed in terms of what really happens when you do put a tax cut. So very instructive there. I believe it was Senator Grace Poe who actually pointed out, and she is correct on this front, we have the data to prove it, that it isn't just the income tax that's the issue at the moment. It is also corporate tax. But side by side, Philippine income tax and corporate tax rates are amongst the highest in ASEAN, if you could just pull up that chart. And her point being that how can you produce more jobs? How can you produce, bring more people into the workforce if companies are not being incentivized to come into the Philippines and set up shop here with the corporate tax rate that we have? We are about 30%, Thailand's about 20. This is aggregate, by the way. Vietnam's about 22, up to 22, and Singapore, of course, has one of the lowest tax rates in the region. It's just up to 17%. Is that a valid point? Well, that's what's written in black and white and the law, right? But what's happening in actuality is our tax revenue, our government revenue to GDP is only 14%, and that is one of the lowest among these countries. Expenditure and revenue combined, except for Singapore, we have the smallest government. Thailand and Vietnam, they're roughly, I don't have the exact numbers, but they're about 40%. So yes, the numbers there are we have the highest tax, but that's not what's showing in actuality in terms of our government revenue. Dr. Dumala, let's talk about this. This is about a tax efficiency. So for viewers, it's basically, okay, how much money and revenue can you get if your tax efficiency is at 14%? And my understanding is, when I spoke to former Undersecretary Guevara, is under the Ramos administration was at 17% of GDP. Yes, that's so the if you look at that, a 1% rise in terms of tax efficiency, if you make that 1% of the GDP, which you estimated earlier at 14 trillion pesos? Yes, around that. So that comes out of around 1.96 trillion. So you actually have 1.96 trillion if you actually were a better tax collector, correct? Yes. So that's really it. I mean, if you think about it, the math actually adds up and says, okay, well, if you had a program, rather than new taxes or slashing taxes and getting it from somewhere else, could you be a bit more efficient then in terms of tax? And I think that's not a new position. I think the World Bank has mentioned that. It's just a bigger tax base. Maybe it's not sexy enough. Yes, it's not the rate per se, it's the base that needs to be increased. Because the other side of it is, of course, the underspending, which, of course, Vice President Binay also brought up. And it is true that over the last 6 years that the Aquino administration may have been passing the budget on time, but there is a perennial problem of underspending. Again, taking a look at in 2015, more so back in 2012, we are looking at government expenditures versus government budget by the GA, General Appropriations Act, in the first column, and in the second column, the actual spend. How do we make sense of all of this then? Well, it started with this administration. What it used to be is we have, a deficit of something like 3% of the GDP. And then here, it's reduced now to something to less than 1%. Mm-hmm. Not because for good reason, but because we just haven't been able to disburse what we have to disburse. In a sense, you could call it because if all of it is in the hands of the DBM, Department of Budget Management, that it's hard to disburse all that money by a single agency. Maybe there should be you should give more to the other regions. But you give also credit to the present administration. Part of that is it's not being able to disburse as quickly as it used to be because it is more careful. Well, 2014, the deficit spend, the percentage of deficit to GDP was at 0.6%, then 0.9%, as you mentioned, under 1%. Yes. And the target for this year is 2% of GDP. Yes. You think that's going to be enough, and can that be reachable? Because we didn't hear any of the candidates talk about deficit spending. Well, it just got to be spent out. It's unfortunate that Secretary Rojas was asked how different are you going to be from the present administration? Right. And what he said basically is it's a continuation of the same. The status quo. It was a perfect opportunity to say that it could be a good thing. Yeah, but it's a perfect opportunity to say that the problem of the disbursement will be accelerated. So that it could create more jobs. But it wasn't mentioned. It's quite unfortunate. But this wasn't mentioned at all in the debate.
Oh, sorry, because I mean, if you think about it, that's our primary growth for the country. In election years, especially, if the government pump primes the economy, then you have a boost and an incentive for other to the private sector to come in as well. Yeah. All right. Well, we're not yet done here on the Bloomberg analysis. We will return after a short break. Stay tuned. We're back here on the Bloomberg analysis where we crunch the numbers after the Cebu face-off of the presidential candidates. Now, Reg, Dr. Dumlao, one of the things that was touched on briefly, and unfortunately, just all too briefly, was about agriculture. You know, it's a key source of employment. Yes. It's also where the poorest of the families are. I mean, it's also a good source of GDP if we actually took care of it. Mm-hmm. Now, let's actually look at the numbers because they weren't able to talk about it. We'll talk about it. So let's talk about agriculture growth in the last 5 to 6 years. The chart here says, you know, it's relatively peaks and troughs. And again, this doesn't bode well in terms of agriculture performance, given the fact that around 6 million farmers and fishermen are in the sector among the poorest of the poor. Mm-hmm. And you look at the average is around 1.6%. To give this context, Dr. Dumlao, you look at the other administrations previous to this. You have the Arroyo administration at 3%, Estrada's administration at the highest at around 6.5% yes. in terms of growth. Okay. The Cory administration, it was even higher than the current administration, it was 2.1%, and the Ramos being the lowest. What gives in terms of why this is so inconsistent, and what can we learn, especially for these presidential candidates, to improve on this figure? Let's talk theory first. What we refer to as the steady state growth of agriculture, or what is referred to as equilibrium growth of agriculture, is the 1.9% growth every year. That's the population growth. What that means, if farmers just show up every day, do the same thing every year, then it's going to grow by 1.9%. It's the basis. So here, in terms of 2014, it grew by 1.9%. There is no explanation that's needed there, you know, because it's naturally going to grow by 1.9%. So every time it deviates from 1.9%, that is the time we start explaining why, because it deviates from what is referred to as this equilibrium graph. And what we see here is that it's failed to grow by at least 1.9% in 2013 and then 2015, and it's projected the same. It's going to be the same in 2016, and then. We just look at the budget of the Department of Agriculture. Let's say 2014, the budget was 70 billion pesos. In 2015, it went down to 49 billion. That's around, 30% mm-hmm. decrease. And now 2016, it's still 50 billion. So it hasn't, I don't understand that part. When we all know that El Nino is coming, and we all know that's going to be trouble for agriculture, why did we not do anything about it? And Dr. Lama, we do have a chart there that basically shows the damage of El Nino. If it doesn't yes. show up offhand, that number is 4.77, 4.8 right. billion already from 2014 to 2016, and all disasters combined. And again, we are the fourth most vulnerable. That's a reality that we have to take into account in terms of mitigating climate, but also funding agriculture to the point it's productive again. Yes. There's this Indian saying that you cannot blame it on the dancers who are wearing heels when you know that the dance floor is not flat. And why, when we all know that there is El Nino that's coming, that there's going to be damage, how come we had not increased the budget? In fact, we had decreased the budget and Department of Agriculture, and same goes with the Department of Agrarian Reform. And mind you, this number was crunched by the Department of Agriculture itself, the 4.77 billion pesos in damages from El Nino over the past 18 months. Yes. It's rather unfortunate they actually just focused the debate on the political aspects of the Coco Levy Fund, whether it's there or not there, rather than what that fund can actually use in terms of, you know, these investments. If you think yes. about it, Arancada Forum, which is basically the Joint Foreign Chambers, will give a statistic here. It takes about 100,000 pesos per job. So if you think about it, the Agriculture Modernization Act that was passed in 1997 was only fully funded last 2012 at 12 billion pesos. Not enough in terms of getting all the people employed. And then there is a recommendation of building it to 50 billion pesos. Do you think that's an adequate amount to be able to generate the kind of jobs, basically around 500,000 jobs for the sector, or is that too little too late? I'm going to borrow Secretary Rojas's term. It's never enough. We will keep on adding. If there's truth to that, yes, that's good. It will help, but it's probably not enough. And
it should be increased further. Certainly the 83 billion, 73 to 83 billion. Mayor Binay says it's that money, the COCO levy fund, is gone from out of thin air. Whereas Senator Grace Poe is insisting that they will be able to give that back to the cocoa farmers. So that's interesting in a sense that we can see if someone's lying there, because technically speaking, 73 billion of that is supposedly in the Department of the Treasury. Our Treasury should have it in certain accounts, and then there's other 10 billion of supposedly stocks in UCPB. Yeah, which hasn't been liquidated. But anyway, before we move on, again, it's a question of why can't the candidates focus on this? Because it's such an important sector. The numbers are out there. The kind of investment needed in the sector to be able to grow and actually to help gain more votes. And it brings us back to the whole argument as to why climate change strategy is very critical to all of these candidates' platform. Without a clear plan in place, how do we expect to curb all of these losses? Well, The debate, well, it's unfortunate. What do you call that? It's the arguments in terms of climate change is what do you call that? Theoretical. Provincial, in the sense that it's rhetorical. Very focused on the Philippines. We haven't talked about the global scheme, our responsibility to the rest of the world. Did any one candidate's answer stand out for you on that front? Was there one that resonated at least? The present administration has stood up for it. That's why we have that 70%. But Secretary Rojas failed to capitalize on that, to mention that this administration has committed on that. And the other candidates? The other candidates basically were, in my judgment, I'm pretty vague on that, yeah. Not a whole lot of strong responses on that because it got railroaded again by politics and politics. Conversation and politics. About the debate over corruption. As well as the MRC problems. Had the chance to capitalize on that, the fact that it had committed that 70%, but it failed to mention it. And explain why exactly, how it thinks it could get there. Yes. All right, now there's a lot more to talk about, but that's all the time we have for today. This is Pilipinas Debates 2016, the Bloomberg Analysis. I'm Regina Lay. And I'm Kinden Pastrana. And together with Dr. Luis Dablao, remember, I advise you, the choice is yours. Don't say we didn't warn you. Good evening.